Hindi mo naman kailangan pumunta sa Bacolod City para lang bantayin ang pagpapatay ng bagong branch natin, hindi ba? Sabi ng ina ni Andrea sa Cecilia. I know, mommy, pero gusto ko lang lumayo na rito sa Maynila. Hirap na hirap akong gumalaw sa bawat sulok ng bahay dahil naalala kong asawa ko. Pangatwiran niya. Anak, kahit sa ang sulok ka ng Pilipinas mamalagi, nariyan pa rin nakabuntot sa iyo ang lakala ni Relaine. Kahit pa sa Bacolod ka tumira, hindi naman ibig sabihin nun, makakalibutan mo agad ang nangyari sa kanya. Huminga siya ng malalim. I am just hoping na madali ko matatanggap ang lahat kapag nasa bagong lugar ako. I will try my best na ibuhos ang atensyon sa trabaho. Bumuntong hininga ito. Okay, bahala ka, pero saan ka titira dun? Sa hotel na lang siguro habang di pa naayos yung townhouse na binili ko ron. You mean, bumili ka pa ng townhouse roon? Yes. Ibig bang sabihin niyan, may bala ka magtagal doon, Andreas? Yes, mommy. Pero paano kung payo natin dito sa Maynila? Nag-aano lang tanong nito. Nag-usap na kami ni Sandro. Nangako siya sa akin hindi niya pababayaan ang negosyo natin. Pero alam mong hati ang oras ng kapatid mong yon, Andreas. Nariyan din ang asyenda sa Bulacan na may ni-manage niya. Mommy, medyo okay na sitwasyon sa asyenda. Kaya okay lang na iwan niya pansamantalang pamamalakad sa katiwala nila roon. Once in a while, uuwi rin sila sa asyenda doon para siguruhin maayos ang lahat. Yun ang nabanggit niya sa kanyang ina. Don't worry, mom. Dadalawin ko rin naman kayo ng madalas dito. I'll see to it na luluwas ako rito twice a month para madalaw ka. O kaya ikaw lang dumalaw sa akin sa Bacolod. Total naman 2 months na lamang iayos ng building. Tapos pwede ko na agad planuhin ang inauguration. I want you to be there, mommy. Kayo din na Sandro at Shena. Ano pa bang magagawa ko? Obvious na decidido ka rin sa plano mong yan. I am. Actually, next week pupunta na ako ron. Bukas nagpapatawad ako ng general meeting sa office. Okay. Sa tingin mo kaya, matutuwa ang mama mo kung makikita ka niyang ganyan? Ceremony Aya Lourdes nang pasukin ito sa kwarto si Kisses. Hindi niya ito pinansin. Patuloy lamang siya sa pag-inom ng alak. Umiling na tumabi ito sa kanya sa couch. Pagkatapos, inagaw nito ang wine glass na hawak niya. Kisses, tama na yan. Dapat kumain ka naman. Kaninang tanghali ka pa hindi kumakain ah. Ayokong kumain, Yaya. Hindi ako nagugutom. Imposible hindi ka nagugutom kaninang umaga. Kape lang ang ininom mo. Gusto mo ba patayin ang sarili mo? Tumawa siya ng mapakla. Bakit hindi? Para magkasama na kami ni Mama. Pumalatak ito. At sinong may iwan sa papa mo? Mahal mo rin ang papa mo, Kisses. Hindi mo gusto yung pagkatapos niyang mawala ng asawa? Ang kaisa isang anak naman ng sunod na mawala, hindi ba? Napahagulhol siya. Yaya, hindi pa nga ako totally nakaka-recover sa pagkamatay ni Carlo tapos nangyari naman to kay Mama. Hindi ko kayang tanggapin na wala na si Mama. Bakit nagawa nilang ganun sa kanya? Inakbayan sa nito. Isipin mo na lang na baka may planong may kapal kaya kinuha niya agad si Ma'am Carmina. No! Alam ng Diyos na marami pang kailangan gawin si Mama dito sa mundo, Yaya. Pero bakit ginawa nilang ganun sa kanya? Ano ang kasalanan ng Mama ko? Shhh! Tahan na! May mga suspect na mga polis at gaya na sabi ng Papa mo, posibleng may kinalaman dito si Don Armando Santiago at politically motivated ang pagpatay sa Mama mo. Kaya ang dapat natin gawin magdasal na sana, mababilis ang pag-resolve sa kaso para malaman na kung sino dapat masagot sa pagkamatay ng papa mo. Useless na rin naman kahit pumalaman ng suspect kaya Lourdes. Wala na rin si Mama. Kahit paparusahan na may sala, hindi na may babalik pa ang buhay niya. Gaya ng sinabi ko, nariyan pa rin ang papa mo kaya tigilan mo ng kainom ng alak. Hindi ang sagot sa problema mo. Kung masakit sa iyong pagkawala ng mama mo, masakit din siyempre yun para sa papa mo. Pero nakita mo ba siyang naglasing man lang? Hindi, dahil pinipilit niyang magpakatatag para sa inyong dalawa. Hindi na rin niya tinanim sa isip ang payo ni Laya Lourdes. Nang iwan sa nito sa kanyang kwarto, muli niyang sinalinan ng alak at wine glass sa kainin ng laman niyon, ng straight. It had been a month mula nang namatay ang kanyang ina. Inabas ito lang papunta ito sa munisipyo. Vice Mayor ito sa Bacolod City. Patay na ito na isugod sa ospital pati ang driver nito. Mabait ang kanyang ina at matulungin sa kapwa. Kaya abaga siyang tinapos itong kuso dahil sanayas itong tulungan na mahihirap na kadalasang hindi makamtan ang hustisya. Na makapasa ito sa bar, agad ito nilapitan ng mga tao sa kanilang barangay para tumakbo bilang kapitan. Nang hindi binigo ang kanyang ina mga kalbaryo nito, tumakbo ito at nanalo. Nang matapos ang term nito bilang barangay chairwoman, tumakbo ito bilang city councilor. Nang una ito tanong kulan ng 3 term bago tumakbo bilang vice mayor. Sa sunod na eleksyon, tatakbo sana ito bilang mayor dahil yun ang sinisigaw ng mga kababayan nila. Nais na mga itong mapalitan ng incumbent mayor na si Lucas Santiago, ang unikauihan ng makapangyarihang minilaryo na si Don Armando Santiago.
Pero paano pa maisa sa katotohanan ng pangarap ng pagbabago ng mga taga Bacolod kung patayin na si Vice Mayor Carmina Villena? Sa naisip, napahagulol ulit siya ng iyak. Mama, how could I do this to you? Napakawalang hiya nila. Dapat lang napagbayaan nila ng mahal ang ginawa nila sa iyo. Dinampot ulit niya ang bote ng alak, pero wala na pala iyong laman. Tumayo siya at dinampot ang cellphone sa ibabaw ng kama at saka lumabas ng kwarto. Gusto pa niya magpalunod sa alak para makatulong siya na mahimbing. Oh, kakain ka na ba? Tanong ni Yaya Rudez na magsalubong niya ito sa hagdan. Hindi na, Yaya. Tugon niya. Lalabas ako. Ano? Lalabas ka? Inakainom ka na? Saka ang lakas ng ulan, Chris Kisses. Kakain ako sa labas. Sabi na lang niya para hindi na ito mangulit pa. Teka, ayaw mo bang dito kumain? Nagluto ng kare-kare si Aramina. Hindi ba't paborito mo yon? Bukas ko na lang kakainin yon. Pero bakit kailangan mo pang lumabas? Baka abutin ka na naman ng hating gabi eh. Bukas na tanghali ang alis niya ng papa mo. Babalik agad ako. Dumiretso siya palabas ng bahay at binaneho ang itim na Honda Civic niya. Hindi niya alintana ang malakas na ulan. Hindi pa man siya nakakalayas sa bahay nila ng pagliko niya sa isang blind curve, halos mawalan siya ng kontrol sa manobela dahil sa pagkabigla. May isang kotseng nakatigil doon. Hindi yan masyadong naitabi ng driver kaya muntik na niya iyong mahagip. Nanggigigil na pinatay niya ang makina ng kanyang kotse saka si Amibes. Lumapit siya sa harap ng kotse. Itim ang kuring niyon at Honda Civic din. Mas bagong modelo nga lamang iyon. Namewang siya sa tapat ng driver's seat. Hinintay niya ang ibaba ng kusinong testing driver ang binata ng kotse. Pero nabigo siya kaya lalo siyang nanggigil. Kinatok na ang bintana. Hoy, lumabas ka dyan. Maya-maya bumukas ng dahan-dahan ang bintana. Bahagyang dumungaw ang mukha ni isang lalaki. Nakaipit ang cellphone nito sa pagitan ng tenga at balikat nito. What's your problem? Matabang na tanong nito na sandaling iwan nito ang kausap sa cellphone. Sa kabila ng bahagyang pagkahilo dahil marami-rami rin ang nainom niya, ay hindi nakaligtas sa kanya na gwapo ito. Pero hindi siya nagpapa-apekto roon. Ano ba ang pakialam niya kung gwapo ito? Hoy, at ako pa ngayon tinatanong mo ng ganyan. Hindi ka ba marunong mag-park ng kotse, ha? Muntik mo na ako pa disgrasya, ha? Pagtataray pa niya rito. Tuloy niyang ibinaba ang lalaking hawak nito ang cellphone. Nakita kong pagmamaneho mo. Kaskasero ka. Pasalamat ka, di mo ako nabangga. Umuulan eh, daig mo pa si Scumacher kung mag-drive, ha? Naningkit ang mga mata niya. Huwag kang magpalusot. Walang hiya. Napailing to. Ang driver under the influence of alcohol. Malaking kaso ito, miss. Look, kung ako sa'yo bumalik ka na sa kotse mo dahil baka magkasakit ka pa. Or worse, baka may pa-blotter pa kita. Pagkasabi niyon, tinaas na ulit nito ang bintana. Nanggigigil taningnan niya na masama ang saradong bintana at saka bubulong-bulong na bumalik sa loob ng kanyang kotse. Nang mapaandar niya iyon, bumusin na siya ng malakas bago na napasan ng kotse nang walang modong lalaki. Napailan lang si Andrew sabang tinatalo niya ang papalayong kotse ng kaskaser ng babaeng iyon. Dinampot ulit niya ang cellphone niya. Mommy, are you still there? Yes, sagot ng kanyang ina. What's wrong? Sino ba yung narinig kong boses ng babae? Wala, lasing yata yun. Nagalit dahil muntik na raw siyang mabangga sa likod ng kotse ko. O bakit di ka humingi ng tulong sa babaeng yun? Suplada, mommy. Tsaka parang lasing nga eh. Don't worry, tinawagan ko na si Sander. Paparating na siya. Dala niya yung kotse niya. You sure you're okay? Of course, mom. Don't worry. San ka ba kasi pupunta? Sinabi mo malakas ang ulan dyan, hindi ba? Yes, hindi pa kasi ako nagde-dinner eh. My God, it's almost 9 o'clock, Andrews. I know, mom. Hey, natatanong ko ng kotse ni Sander. Gotta go. Tatawagan na lang kita mamaya. Bye, mommy. Pumarada ang kotse ni Sander sa harap mismo ng kotse niya. Kaya nagmadali na siyang umibis. Thanks for coming, sabi niya kay Sander. Isa ito sa mga engineers sa pinapatay ang gusali ng Sanford Steel Manufacturing. Okay lang, sir. Iahatin na lang muna kita sa restaurant bago ko balikan ang kotse mo. Malayo pa ba ang gasoline station dito? Tumirik kasi ang kotse niya dahil nawalan iyon ng gas. Naligaw siya sa kakaikot kanina. Sa pagkalibang niya, hindi niya na malayo na ubos sa pala ang gas niya. Mga 500 meters pa, sir. Sige, ikaw nang bahala sa kotse ko. Medyo gutom na kasi ako eh. Sige, sir. Iahatid ko rin agad ang kotse mo sa restaurant pamaya. Pinaandar na nito ang kotse nito. Matagal nang pinagmamasa ni Andrew sa babaeng umiinom ng Sunbeam Light sa resto bar na pinuntahan niya. Nakatatlong bote na ito mula nang mapansin niya ito. Napapabikit na ito pero tila wala itong pakialam. Kumunot ang noon niya na mamukha niyang babae. Ito yung nagsuplada sa kanya kanina. Maganda sana pero lasenga. Parang walang bukas kung tumoma. Hindi pa rin niya ito hinihiwalay ng tingin.
Kahit simpleng maong shorts at t-shirt na maiksi lang suot nito, halatang may kaito sa buhay. Matangkad at maganda ang hubog ng katawan. Sa tingin niya, nasa early 20s ito. Tapos na siyang mag-dinner at nagkakape na lamang ng mga sandaling iyon. Nakita niyang kumuway ang magandang babae sa waiter. Lumapit ang waiter dito. Maya-maya may dala na uling dalawang bote ng San Miguel Light ang waiter. Anak ng lasenga nga, sa loob-loob niya. Ngunit naisip niyang baka may problema ito. Para kasing naiiyak ito eh. Napailing na lang siya. Anong pakialam niya ba rito? Pagkatapos ubusin na naman ang huling bote ng beer, tinawag na ni Quezas ang waiter. Binayaran niya ang kanyang bill at saka sumusuri na lumabas na siya ng resto bar. Lumapit siya sa kanyang kotse. Akmang hihilahin niya ang pinto sa driver's side nang biglang naramdaman niyang parang hinalukay ang sikmura niya. Bago pa siya makalayo sa pinto, sumuka na siya. Hey, what's going on here? Napatawid siya, sabay lingon sa pinagmula ng tinig. Nakita niyang lalaki sa pulang Honda Civic na kumantik nang magpahamak sa kanya kanina. Namewang siya. Ano bang pake mo? Pero bago pa ito makadugo, naramdaman na ulit niya ang pagbaliktad ng sikmura niya. Nagsuka ulit siya. Bakit dyan ka sumusuka? Ano bang pakialam mo? Sumandal siya sa kotse dahil naramdaman niyang umiikot ang paningin niya. Look, miss, may pakialam ako dahil kotse ko yung sinusukahan mo. Natawa siya. Ang kapal na mukha mo, ha? Kotse mo? Hello? Yes, kotse ko. If I'm not mistaken, ang kotse mo yung nasa likod. There. Tinuro nito ang likuran ng kotse. Napatingin siya sa tinutukoy nito. Naroon nga isa pang Honda Civic. Natutop niya ang kanyang noo. Magkapareho nga pala kami ng kotse. Nang harapan ulit niya ang lalaki ay nakangisi na ito. Now, pwede bang lumayo ka sa sakin ko bago pa ito mapuno ng suka mo? Sure, mister. Nakasimangot na sabi niya. Akmang hahakbang siya palayo nang mawalan siya ng balanse dahil sa kalasingan. Naging maagap naman ito. Bago pa siya tuloy ang babagsak sa pavement, nagip siya nito sa bewang. Hey! Sambit itong pilit siyang itinatayo. Nagtatalong isip ni Andreas kung anong dapat niyang gawin sa lasing na babae pagkatapos itong isakay sa kanyang kotse. Tinapik-tapik niya ang pisngin nito para magising ito, pero talagang bagsak ito. Nang lumakas ang buhos ng ulan, napilitan siya sa buhay na ang makina ng kotse at umuwi sa townhouse niya. Bahala na sa loob-loob niya. Kahit mabigat ang babae, walang hirap na nakarga niya ito papasok sa loob ng bahay. Dahil hindi naman ito kakasya sa sofa kaya wala siyang choice kundi dalhin ito sa loob ng kanyang kwarto. Nihiga niya ito sa kama at tinignan niya ito. Medyo maposyaw ang ilaw sa loob ng bar kaya hindi niya masyadong natitigan ang mukha nito kanina. Sa tulong ng liwanag ng ilaw ay nagkaroon siya ng pagkakataong pagmasdan ito ng malapitan. Yes, she was pretty. Halos perpekto ang mukha nito. Pero bakit kasi sinasayang nito ang ganda nito sa pagiging lasenga? Problemado ba ito sa buhay kaya ito naglalasing? Pasan ba nito ang taigdig? Natawa siya sa mga naisip niya. Nag-concentrate na lamang siya sa susunod niyang gagawin. Hindi sinasadyang bumaba ang paningin niya sa nakalantad na mga hita nito. Bigla siya napalunok at tila may pumintik sa pagitan ng kanyang mga hita. Damn those sexy and shapely legs. Long as the Nile, smooth as porcelain. Pinulig niya ang kanyang ulo, saka iniwas ang paningin sa mga hita ng babae. Nagmamadaling lumabas na siya ng kwarto niya. Nagtungo sa kusina at nagtimpla ng kape. Baka sakaling makatulong ang matapang na kape para mahimasmasan ito. Pagkatapos magtimpla ng kape, bumalik siya sa kwarto niya. Umupo siya sa gilid ng kama, saka niyugyog sa balikat ng babae. Miss! Miss, wake up! Miss! Humalinghing ito at dahan-dahang nagmulat ng mga mata. Nakahinga siya ng maluwag na magtagpo ang paningin nila. Hindi nangyaring inaasahan niyang sisinghalan siya nito. Nakatitig lamang ito sa kanya. Medyo namumungay pa rin ang mga mata. Iginawa kita ng kape para mabawasan kahit kaunti ang kalasingan mo, sabi niya. Sapo nito ang noo at nagpilit na bumangon. Inalala niya ito sa pagbangon hanggang sa makasandal ito sa headboard ng kama. Humigop ka, sabi niya nang iabot ito ang poswero ng kape. Tinanggap nito iyon at saka humigop ng ilang beses. Ubusin mo yan para mahimasmasan ka, sabi niya habang titig na titig pa rin sa mukha nito. Naging sunod-sunuran to at di nagtagal na ubusan ito ang kape. Kinuha niya ang poswelo at nilapag iyon sa bedside table. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong niya. Hindi na nito sinagot ang tanong niya. Nasaan ako? Sa halip ay tanong nito. Dinala kita rito sa townhouse ko. Akala ko nawalan ka ng mali kanina, yun pala nakatulog ka na. Hindi ko alam kung saan kita dadalhin kaya naisip ko na dito ka na lang muna. And where is my car? Nasa labas ng bar na pinanggalingan natin. Kinausap ko yung guard on, sinabi ko bantay ng kotse mo. Thanks for doing that. You're welcome, by the way. I'm Andreas, and you are? Kisses. Kisses, ulit niya. What a nice name. Sumandal ulit ito sa headboard ng kama.
Nasobrahan ka sa alak. Hindi ka dapat naglalasing ng todo. Lalo pat may dala kang sasakyan. Mabuti na lang hindi ka nag-drive pa uwi kanina. Umuulan kasi kaya madulas ang daan. I'm a good driver. Really? Nakataas ang isang kilin na sabi na lang niya. Akmang tatayo na ito ng pigilan niya. Teka, saan ka pupunta? Naiihi ako. Ah, okay. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Sasamahan kita sa banyo. Paglabas nila ng kwarto niya, itinuro niya dito ang banyo sa bandang kaliwa. Hihintayin kita sa living room, sabi niya. Okay. Nang lapitan sa likesa sa living room, ilang minuto ang lumipas. Napansin niyang hindi pa rin tuwid ang pagkalakad nito. Maupo ka, sabi niya. Gusto mo ba ulit ng kape para tuluyang mawala ang kalasingan mo? No, gusto ko ulit ng beer. Napailing siya. Mukha pa namang sosyal. Vodka din, may stock ka ba dyan? I have, but no, hindi ka pwedeng uminom dahil I'm going to pay kung magkano bili mo sa... Look, hindi yun sa ganun. Lasing ka na and I don't... Tumayo ito. No problem, ihatid mo na lang ako sa bar. Napatayo na rin siya. Bakit? Gusto kong uminom, that's why. Napailing siya. Para siya nakikipag-usap sa paslit. Talaga bang lasenga ka, kisses? Ginagawag mo lang marang tubig ang alak. Tumawa lang ito. So, ihahatid mo ba ako o hindi? Napabugas siya ng hangin. May problema ba kaya ka nagpapakalasing? Kamamatay lang naman ng mama ko. She said as a matter of factly. Oh, sorry to hear that kung namatayin ka ng ina. Namatayin din ako ng asawa pero hindi ko nilulunod ang sarili ko sa alak. I see. So pareho pa na tayong namatayan. Come on, let's have a drink. Bumuntong hininga siya. Okay, let's have a drink. Pero konti lang at pagkatapos, hinihatid kita kasi sa bahay ninyo, okay? Deal. Naglabas siya ng isang bote ng Grey Goose at naglagay ng ice cube sa isang bowl. Maya-maya nagsisimula na sila mag-inuman ni Kisses. Hinay-hinay. Paalala niya rito na makita ang sunod-sunod ang pagtungga nito. Tumawa ito ng mahina. Wala bang music dyan? Tanong nito. Ano? Mas masarap mag-inuman kapag may music, hindi ba? Teka, sandali. Nagsalang siya ng isang slow rock CD. Umiti ito. Pwede na rin ang music. Sabi nito nang pumainan lang ang kantang The Only Thing That Looks Good On Me and Is You. Sinabayan pa nito ang lyrics na yon. Try it on. Well, I don't look good in Nor Armani suits. No Gucci shoes or designer boots. I've tried the latest lines from A to Z but there's just one thing that looks good on me. Tumayo ito at nagsimulang umindak kamalambot ng katawan sa salo ng tugtog na iyon. Natunala na lang si Andrew sabi nakamasid sa bawat pagkilos ito. Ang galing nitong sumayaw, para itong isang professional dancer. Sayaw ka rin, Andrews, sabi nito. No, hindi ako marunong, natatawang sabi niya. You can, just dance. Patuloy ito sa pag-indayog habang patuloy rin sa pagsabay sa kanta. Nagulat na lang siya na lapitan siya nito at kumapit ang isang kamay nito sa kanyang balikat. Nagpaikot-ikot ito sa harap niya, patuloy sa pagiling ang katawan. Napanunok siya at naramdaman na niyang matinding pag-iinit ang kanyang katawan. Nang ilapit ito ang mukha sa kanya, natigilan siya. Sa labis sa pagkabigla niya, ngumiti ito ng pagkatamis-tamis at saka umangat ang isang palad patungo sa kanyang pisngi. Napapitlag siya sa ginawa nito. Hey, why are you so good looking? Bulong nito. Nagulat siya pero dagdiling tawa. Are you hitting on me? Nakataas ang isang kilin at tanong niya. Parang hindi ko to narinig ang sinabi niya. Lumiyad pa ito para ilapit ang mukha sa kanya. Kamukha mo yung boyfriend ko. Ha? Yumakapit sa kanya saka tumigil sa pagsayaw. Or are you my Carlo? Oy, teka. Oh honey, buhay ka. Namiss kita na sobra. Teka miss. Pilit niyang inilayo ang sarili sa babae. Pero para itong toko kung makakapit sa kanya. Tinulak pa niya ito ng bahagyang palayo sa kanya. Alam niyang lasing ito at napagkamala lang siya nito na kung sino. Hindi ako si Carlo, kisses. Ngunit ng aksidenteng mapalapit ang mukha niya sa mukha nito, naging mabilis ito. Sinakop agad ito ang kanyang mga labi kaya't napalalas siya sa pagkagulat. Pero nahimasmasan din agad sa at saka pinilit na inilayo ang mukha nito. Subalit naging mapusok na ito sa kanya sa pagkakataong yon. Kung kanina ay naramdaman niyang biglang nag-init ang katawan niya nang masilayan niya mga hita nito, ngayon, kakaibang init ang naramdaman niya dahil sa halik nito. Hindi na niya ito nagawang itulak pa. Mabilis bumigay ang kanyang katawan. Sinapon niya ang batok nito at tumugon sa halik nito. Maya-maya lang naramdaman niyang nakakunyapit na ang braso nito sa batok niya at isang bahagi ng isip niya ay nagbabala at sinasabing hindi tama ang ginagawa nila. Lasing ang babae at hindi nito alam ang ginagawa. Pilit niyang nilalabanan ang sarili. Inihinto niya ang paghalik at sinimulan itong itulak palayo sa kanya. Pero natigilan siya na marinig ang nakikiusap na tinig nito.
No, please, don't do that. Kiss me, please, just kiss me. You're just drunk kisses. Just kiss me again. Pagpupumilit pa nito. Napapailing siya. Nilapit agad ito mukha sa kanya, saka siya hinilikan ng todo. Liam na napamula siya sa sarili. Tuluyan na ngang bumigay ang depensa niya. Kiniyumos niya ng halik ang malalambot na mga labi nito at sabay silang nabawal sa kama. Napailalim si kisses. Hindi pa rin ito bumibitaw sa pagkakakapit sa batok niya. He kissed her hungrily habang isang palad ay balas sa paghaplos sa makinis na balat nito. Nagpo-protest ang isang bahagi ng isip niya. Hindi tamang ginagawa mo, pero hindi niya malabanan ang isipan. God, when was the last time he had this? 11 months ago. Yon ay bago maaksidente si Lorraine. Now his body was aching for his. At ngayon nakahain sa harap niya ang lasing na nakakatakam na putahe. Hindi niya yun mapahindian. Bahala na sa loob-loob niya. Bahala na kung nasusunod na mangyayari. He wanted to make love with her slowly pero hindi yan yung nagawa. Do you really want this? Pabulong na tanong niya. Yes, please. Gustong kasuklaman ni Andreas ang sarili pagkatapos ng pagniniig nila ni kisses. Ilang sandaling tinitigan niya ang magandang mukha nito habang mahimbing itong natutulog. Pagkatapos ay bumaba na siya sa kama at tumabas ng kwarto. Pabagsak na umupo siya sa sofa saka sinapo ang mukha. Hindi tama ang ginawa niya ang pag-angkin kay kisses, knowing she was stone drunk. Yes, she liked it too, but she was too drunk. Napatingin siya sa pinto ng kwarto niya. Gusto niya uling pumasok noon pero pinigilan niya ang sarili. Baka ulit hindi niya makontrol ang sarili niya. Ayaw niyang pagsamantahan ito. Tulog na tulog ito at bukas na lang siguro niya ito kakausapin. Nagising si kisses na parang sasabog ang ulo niya sa sakit. Pagbango niya nakita niyang hubad na siya. Saglit na napaisip siya at sa kanya naalalang may namagitan sa kanila ni Andreas sa nagdaang gabi. Napabugas siya ng hangin. Kahit nasing siya na nagdaang gabi, alam niya ang nangyari. She had almost seduced him into making love to her. Hindi niya pinagsisisihan iyon. Siguro dahil sa pangungulilan niya sa kanyang yumaong ina at kasintahan kaya para nagrebelde ng katinoan niya at hindi niya inalintana na estrangherong kaulayaw niya. Nakita niya ang damit niyang naggalat sa sahig. Dinampot niya mga inat sinuot. Saka lumabas siya ng kwarto. Nakita niyang tulog na tulog si Andrew sa sofa. Nakabaloktot, talindika siyang malaking katawan nito roon. Napatingin siya sa malaking wall clock sa pinto ng townhouse. 2:45 na ng madaling araw. Kailangan niya makalis bago pa maging sing si Andreas. Hindi niya alam kung paano haharap sa lalaki pagkatapos na nangyari sa kanila. Maingat na lumabas siya ng pinto at tumiretso sa labas ng gate. Mabuti na lang at may dumaan na tricycle doon. Pinara agad niya iyon. Manong, sa Citizens Bar. Halos 10 minuto lang nasa bar na siya. Nakita niya ang kotse niya sa parking space ng bar. Nakahinga siya ng maluwag nang sakay na siya niyon at pauwi na sa bahay nila. Papa! Ani kisses. Lumingon ang ama niyang si Araminardo. Pilit ang ngiting sumilay sa mga labi nito. Nasa Teresa ito. Morning, kisses. Paglapit niya rito ay humalik siya sa pisngi nito. Morning pa? Nag-breakfast ka na? Hindi pa pero tapos na ako magkape. Ikaw ang dapat na mag-breakfast, sabi ni Lourdes. Hindi ka na naman kumain ng lunch at dinner kahapon. Umupo siya sa katapat ng silyang inuupuan nito. Eh wala akong gana kahapon eh. Lagi ka nalang walang gana. Baka magkasakit ka na yan, kisses. Hindi siya tumugon. Ang sabi ni Lourdes, naglasing ka na naman kagabi. Hinintay ka niya makauwi pero alas 12 na wala ka pa. Anong oras ka ba nakauwi? Hindi ulit siya tumugon. Hindi niya pwedeng sabihin dito nangyari sa kanya noong nagdaang gabi. Na dahil sa kalasingan niya ay naipagkalob niya sarili sa isang estranghero na tayong pangalan lang alam niyang pagkakakilanlan. Tinapik nito ang balikat niya. Anak, pwede ka bang mga akong titigilan mo ng pag-iinom? Baka magkasakit ka na yan eh. Nag-iwas siya ng tingin dito. I'm sorry pa, pero nakakalimutan ko kasi masakit na nangyari kay na mama at Carlo kapag umiinom ako. I know, alam kong napakasakit para sa iyo ang pagkawalan ng mama mo. Lalo't halos magkasabay lang sila ni Carlo. Ako rin naman eh. Hindi ako makatulog ng maayos mula nang mamatay ang mama mo. Minsan nga parang gusto ko na rin bumigay. Pero pinalalakas kong loob ko dahil kailangan mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay niya. Ano nga palang development sa kaso pa? Positive, anak. Mahilid na ang pulis siya. Nagkausap kami ng hepe ng police station kahapon. Ang at suspect, isa sa mga bodyguard ni Mayor Santiago. Ngayon, medyo makakahinga ka ng maluwag. I leave it up sa mga abogado natin. By the way, naka-impahe ka na ba? Alas 11, hahatid na tayo ng driver sa airport. Nakatakda silang umalis patungo sa Sydney, Australia. Gusto ng papa niya magbakasyon muna sila sa dalawang kapatid sa Sydney. Pagkatapos sa nakakalungkot na mga pangyayari sa buhay nila mag-ama, kailangan talaga nila ng bakasyon. 1 month ang vacation nila roon. Naipanalangin niyang sana sa loob ng isang buwan,
matanggap na nila ng maluwag sa kanilang puso na wala nang mama niya sa buhay nila, na isang alaala na lamang talaga ito. Tapos na kahapon, Papa. Good! Pababa muna ako sa study at kakausapin ko si Attorney Lacson. Pag-uusapan namin ang pagpa-file ng candidacy ko sa susunod na buwan. Kumunot ang noon niya. Ha? Tatakbo ka sa eleksyon? Yes, anak. Alam mong wala akong hilig sa politika at mas gusto ko pa rin magtrabaho sa ospital bilang doktor. Pero ipagpapatuloy ko ang namang nasimula ng mama mo. Ayokong bigyan ng kasiyahan ng pamilya Santiago. Pinatay nila ang mama mo dahil ayaw nilang tumakbo siya bilang alkalde. Pwes ako magtutuloy sa adhikain ni Carmina. Tumango siya. Tama, Papa. And I'm always here to support you. Thanks, anak. Dumiretso ka na sa kusina para malagyan namin ang pagkain ng sikmura mo. Okay. Final touches na lang ang gagawin sa private office ni Andrews. Kompleto na yun sa furniture at modern appliances na gagamitin niya. Maayos na rin na ipwesto ang malaking kama sa isang adjacent room na siyang titirhan niya habang nasa Bacolod siya. Dalang townhouse ay pinagamit niya sa isang executive niya na magagaling pa sa Maynila. Sa nakalipas na 2 linggo, naging sobrang abala siya sa pag-alalay sa 3 interior designer na mamahala sa pagsasaayos na mga mahalagang kagamitan sa opisina sa loob ng building. Pero kahit naging abala siya ay pilit pa rin sumasalit sa isip niya ang tungkol kay cases. Nagulat siya na magising na lang siya ng umagang iyon at madiskubring wala na ang dalaga. Umalis na ng townhouse niya at di man lang siya nagising. Kinailangan pa niyang pumunta sa City's Bar at kausapin ang isang waiter doon sa pagbabaka sakaling kilala namang ito si cases. Pero ayon dito bago lang umano ito sa naturang bar at hindi nito kilala si cases. Pakailang beses pa lang umanong nagawi roon ni cases at palagi roon naglalasing doon ang dalaga. Di naman niya tinandaan ang plate number ng kotse nito. Madali sana siya makakalapit sa mga contact niya sa LTO para malaman ang pangalan at iba pang impormasyon tungkol sa may-ari ng kotseng iyon. Aminin man niya sa sarili niya o hindi, hindi talaga siya pinatahimik ni cases mula noon. Palaging laman ang isip niya ang dalaga. Bumalik pa siya ng City's Bar sa pagbabaka sakaling makita ulit niya roon si cases. Pero tuwi na, bigo siya. Gaya naman nakalipas na gabi, nagpatulala na naman siya habang nakahiga sa kama. Walang ibang laman ang isip niya kundi si cases. Shit, bakit ba hindi ka mawala sa isip ko, cases? Pero siya na rin mismo ang sumagot sa katanungan niya. Paano nga ba maaari sa isip niya ang malindog na katawan nito na tila sinadya ang pagkakalilok para sa hulma ng kanyang katawan? Paano ba mabubura sa pandaman niya ang malambot ng mga labi nito na walang pagtutulong ganap niya itong angkinin? Hindi agad-agad maalis sa isip niya si cases. Paano nga ba maalis sa isip niya ang babaeng gayong isa itong birhen ng mga angkin niya? Tiyak niya na magising ito ng umagang iyon ay nahulasan nito. Inaasahan niyang pagkatapos na nangyari sa kanila, magdedemand ito sa kanya ng kung ano-ano. Pero hindi nangyari ang ganon. Nasapo niya ang kanyang noo. Baliwala ba rito na nawala ang virginity nito sa isang estrangherong katulad niya? Katulad ba dito na ibang babae na kilala niya na basta may nakorsunod ang isang lalaki ay handa ipagkalob ang sarili? Sa naisip, lihim siya na dismaya. Para nagpaprotest ang puso niya sa isiping cheap si cases. Pumikit siya. Kailangan maaga siya magising bukas dahil luluwas siya sa Maynila. Magsa-celebrate sila ng kaarawan ng kanyang ina. Dadalawin din niya ang punton ng kanyang asawa na si Lorraine. Buong maghapon, nasa loob lang ng World Square Shopping Center sa Sydney, si cases at ang kanyang ama, kasamang tiyahan niyang si Charmaine. Hindi siya magkandadala sa mga shopping bag na hawak niya. Papa, balik tayo ulit dito sa Saturday, ha? Sabi niya habang pababa sila ng escalator. What? May kulang pa ba sa mga pinamili mo? Oo eh, nakalimutan kong bumili ng red shoes para sa dress na nabili natin. Napakamot ito sa ulo. Nahihilo ko kapag ikaw ang kasama ko sa pagsa-shopping, kaya magpasama ka lang sa tita Charmaine mo. Sumimangot siya. Kahit kailan wala talaga kayong hilig sa pagsa-shopping. Kayo lang naman ang mama mong mahilig sa mga ganyan-ganyan eh. Hindi ba't kahit ito naman ay mama mong inuutusan kong mamili ng mga damit ko dahil wala akong katsiga-tsiga sa ganoon? Tumaba ang tita Charmaine niya. Bunsong kapatid ito ng kanyang ama. Kuya, mabuti pa magmerienda muna tayo bago tayo umuwi. Nagutom din ako dito kay cases eh. Imagine sa mamimili lang ng damit, inaabot siya ng siyam-siyam. Binalingan siya nito. O ayan, hinakot mo na lahat ng paninda dito sa mall. Dapat, good girl ka na mula ngayon. Stop na ang paglalasing para naman matulungan mo si kuya sa campaign period. Oo naman, tita. Landslide victory na maliwanag yun. Diba, Mayor Villena? Nakabungis-ngis na sabi niya. Nagtungo sila sa isang Chinese restaurant habang naghihintay ng kanilang order. May natanggap na tawag ang kanyang ama mula sa abogado nila sa Pilipinas. Ayon sa abogado, pinatira ang suspect sa pag-ambo sa kanyang ina sa lobismo ng kulungan. Pero nakapanumpa na raw siya bago nangyari yon. Dawit sa kaso si Don Armando Santiago and of course, Mayor Santiago himself. Kailangan makabalik na tayo sa Pilipinas, sabi ng ama niya. Pabiyahin na tayo sa 3rd day ng buwang ito.
Kuya, baka naman sa darating na eleksyon, makaisip ulit sila na masama laban sa iyo since ikaw naman ang kakalaban sa kanila. Nagaan lang sabi ng Tita Charmaine niya. Isa rin nga yan sa inaalala ko, sabi ng kanyang ama. Iba yung pag-iingat na lamang ang kailangan kong gawin. Isa pa, silang may pera. Sigurado kung gagamitin nilang kayamanan para masigurado na sa kanila pa rin ang pwesto. Pero panahon na talaga para patuloy ng sungay ng pamilyang yon. Lalo lang silang yumayaman dahil sa pera ng mga taga-Bacolod. Nang makabalik sa bansa si Quezon at ang kanyang ama, naging regular na meeting na nagaganap sa loob ng bahay nila. Meeting iyon para sa binubuong partido ng kanyang ama para sa dalating na halalan. May vice mayor na ito na isang dating konsehal. Kompleto rin ang listahan ng mga councilor sa partido. Sinisiguro ni Quezon na may naitutulong siya kahit papaano. Minsan siya rin ang personal na nagsiserve ng merienda para sa mga bisita. At ang mag-filing candidacy ang kanyang ama sa COMELEC, todong suporta niya rito. Sumama siya sa convoy nito patungong COMELEC, dala ang kanyang rosaryo at tahimik na nagdarasal. Paano kung manalo na naman si Mayor Santiago? Nababahalang tanong niya. We should not allow that to happen. Walang karapatang manalibihan sa gobyerno ang isang kriminal na tulad niya. Nakatiim bagang natugon ito. Kaya gaya ng nasabi ko at naipangako ko sa mga taong naniniwala sa akin, pababalikin ko sa pwesto si Mayor Santiago. Yan ang gusto ko sa inyo eh. Malakas ang fighting spirit niyo pa. Kailangan anak. Alam mo naman siguro kung sinong unang matutuwa kapag napabagsak natin si Mayor Santiago. I know, si Mama. Right. Nakausap po yung ibang kaibigan ko ng mga dating SK chairman sa ibang baryo. Pa, nangako sila sa akin na ikaw sa suportahan nila. Pinaplano ko na nga ang gagawin namin general meeting kasama ilang kabataan sa first week ng sumunod na buwan. Thanks anak, alam mo naman na maaasahan kita. Kamusta nga pala yung kaso papa? Talong niya kapag kwan. I-reset na naman ang susunod na hearing next month. Na naman? Napospon na nga last week, hindi ba? Delaying tactics sa mga Santiago yon anak. Gusto nilang ibitin ang hearing ng kaso para may raas mo ng eleksyon. Napangiwi na lamang siya. Nasa barangay Mansilingan si Quezon para kausapin ang miyembro ng barangay council para pag-usapan ang bubuoyin nilang organisasyon. Natutulong sa nalalapit na pangangampanya ng kanyang ama. Mailakan ito kaya't solo siya nagpunta roon. Nasa tapat na siya ng bahay na sadya niyang barangay chairman na biglang umikot ang kanyang paningin. Kung hindi pa siya nakakapit sa dormab, malamang nawala na siya ng balanse at bumagsak na siya sa lupa. Nang pagbuksan siya ng pinto at papasukin ang anak ng kapitan na si Pauline, rumihis agad ng pag-alala sa mukha nito. Quezon, okay ka lang? Nabumunta ka kasi. Nahihilo ko, Pauline, sabi niya. Inakay siya nito papasok sa sala at saka pinaupo sa may sofa. Baka nahilo ka sa sobrang init sa labas. Sandalit, magtitimpla lang ako ng juice. Habang hinihintay niya ito, lalo pang sumasamang pakiramdam niya. Parang nasusuka siya at lalo pa yatang dumidilim ang kanyang paningin. Nabahala siya pero pilit niyang inignora iyon. Hindi niya masyadong nagalaw ang juice na inihanda nito para sa kanya. Okay ka lang ba, Quezon? Putlang-putla ka pa rin eh, sabi nito. Sumama ang pakiramdam ko, pag-amin niya. Ano kaya kung sa ibang araw lang natin pag-usapan ang sadya mo? Nag-aalala ako sa iyo, iha, sabi ng mama nito nang harapin siya nito sa sala. Dapat siguro magpahinga ka na muna. Hindi naman siya tumutol. Sige ho, kap, baka ma-heatstroke na ako sa kakalakad sa kasagsagan ng El Nino. Pauline, ihatid mo si Quezon sa sasakyan niya. Opo, tay. Inalayan siya ng dalaga sa paglabas ng bahay. Ingat ka sa pagmamaneho, Quezon, ha? Bili nito na makasakay siya sa kotse niya. Salamat, Pauline. Habang nagmamaneho siya pabalik sa bahay nila, tila biglang may humalukay sa sikmuran niya. Mabilis niyang inihinto ang kotse sa gilid ng kalsada. Umibis siya at hindi na niya napigilan ang pagsusuka. Diyos ko, ano ba nangyayari sa akin? May sakit ba ako? Matagal bago siya kumalma. Pagbalik niya sa kotse na pagpasa niyang dumaan na, muna sa klinik na matalik na kaibigan ng kanyang ama. Magkaklase ang mga ito noon sa UST Medical School. Oh, Quezon, naligaw ka yata. Salubong sa kanya ng butihing doktora. Tita, nahihilo kasi ako at nagsusuka kaya dumaan ako rito. Baka maresetahan mo ako ng gamot. Ayoko kasing dumaan sa ospital at baka mag-worry pa si Papa kapag nalaman niya na galing ako roon. Sinailalim siya nito sa isang test. Kinuhanan din siya ni Doktora Bell, Aleya, ng BP at urine test. Pagkatapos ay umiling na binalikan siya nito. Are you dating someone right now, Quezon? Ho? Tinatanong kita, Quezon, dahil buntis ka. Parang bomba ang sumabog iyon sa pandinig niya. Nanlamig ang buong katawan niya. 7 weeks ka ng pregnant, Quezon. Matagal na ito nalalamang siya. Parang tumigil sa pagpindig ang kanyang pulso. Nakatingin lang siya kay Doktora Aleya. Nang sa wakas ay magsingkin sa kanya ang sinabi nito. Saka lamang siya napaiyak. Naging maagap ito. Lumapit ito sa kanya at inakbayan siya. Shh, that's okay. I'm sure panalagot na naman ang manyan dinadala mo, Quezon.
Wala akong boyfriend, tita. Lalong lumakas ang pag-iyak niya. Napamaang ito. Tsaka nilayo ang sarili sa kanya. Anong ibig mong sabihin na wala kang boyfriend? Paano ka nabuntis kung wala ka naman palang boyfriend? Patay na si Carlo, tita. Sabi niya. I'm not sure if you met him before. So si Carlo ang ama? Hindi. Naglakas loob siyang ikwento nito ang tunay na pangyayari. Nashock ito. So it was just a one night stand? Napayo ko siya. Ganun na nga, tita. Pagkatapos na nangyari sa amin, hindi ko na ulit siya nakita. At wala akong intensyon makipagkita pa sa kanya. Diyos ko naman. Napapailing na sambit ito. Cases ano na ngayon ang mangyayari? Chak na madidismay ang papa mo kapag nalaman niya nangyaring ito sa'yo. Nakakalungkot ang isipin na baka ang kondisyon mo yan ang gamitin ng mga kalaban ng papa mo para sirain siya. Napahagat labi na lang siya. Dala na matinding pagkabigla sa kaalamang buntis siya. Halos tulala pa rin siya nang umuwi siya sa kanila. Nang makahiga sa kama niya, umiyak siya nang umiyak. Buntis siya. 7 weeks na. At si Andreas ang ama. Andreas the stranger. Paano na siya ngayon? Paano niya ipapaalam yon sa lalaki? Katatandaan niya kung nasan ang townhouse ito. Pero kung mapuntahan niya iyon at pakausap ang lalaki, aakuin ba nito ang responsibilidad sa kanya? Paano kung tumanggit at sabihing may nobya o asawa na ito? At wala itong balak na panagutan ang dinadala niya? Paano kung imungkahin itong ipalaglag na lang niya ang nasa sinapupunan niya? Sa huling naisip, napailing siya. No! Hindi ko gagawin yon. Kung hindi ako ni Andreas, bubuhayin ko mag-isang anak ko. Bacon and ham na naman. Reklamo ni Kisses na makita nakahain sa hapag. Tuwing nakikita niyang ganun nakahain, tila bumabalik na ang sikmura niya. Gayun pa man, umupo pa rin siya at nilang yun pinansin. Sa halip, nagsanin lang na siya ng malamig na juice sa baso. Nang dalhin niya iyon sa kanyang bibig, nakita niya si Yaya Lourdes. Titig na titig sa kanya. Bakit, Yaya? Akala mo ba hindi kita napapansin? Seryosong sabi nito. Hindi ka dating ganyan, Kisses. Umamin ka ng bata ka. Naglilihi ka ba? Lahat kasi ng si Thomas nasa iyo na nitong mga nakaraang araw. Naparanok siya. Yaya, ano bang pinagsasabi mo dyan? Sabi niya at agad napatingin sa hagdan. Mabuti na lang, di pa bumababa ang kanyang ama. Kisses, kung buntis ka, hindi man marinig ang papa mong usapan natin ngayon, malalaman at malalaman din niya yan. Ngayon sabihin mo na sa akin ang tunay na kondisyon mong bata ka. Alalang-alala ako na sa'yo, akala mo. Nag-iwas siya ng tingin dito. Oo, ika naman eh. Para naman ako mabubuntis, alam mo namang wala na si Carlo. Bumuga ito ng hangin. Sige, kung ayaw mo ipagtapat sa akin, hindi kita pipilitin. Sabi nito, sabay tayo. Hinabo niyang tingin si Aya Lourdes na pumasok na sa loob ng kusina. Wala pa siyang lakas ng loob na ipagtapat ang tunay na kalagayan niya rito. Wala pa siya nabubuong plano sa susunod na gagawin niya. Chak na madidismay ang papa mo kapag nalaman niya nangyaring ito sa'yo. Nakakalungkot ang isipin na baka ang kondisyon mo yan ang gamitin ng mga kalaban ng papa mo para sirain siya. Parang sirang plakang umaalingaw sa kanyang panig ang sinabi ni Dr. Alea. Tama ito. Napakalaking epekto sa kanditadura ng kanyang ama kapag nalaman ng publiko na ang solong anak ni Leandro Villena ay isang disgrasyada. For more than 2 decades, inilagaan ng kanyang mga magulang kanilang pangalan. Wala naging pangit na balita tungkol sa kanilang pamilya. Iginagalang ng maraming taong kanilang pamilya at sisirain lang niya iyon dahil sa isang gabing kagagahan niya. Dahil sa kalasingan niya, nagawa niyang sumiping sa isang lalaking hindi niya kasintahan at ni hindi niya nga kakilala. Ngayon nabuntis pa siya. Tama si Yaya Lourdes. Malalaman at malalaman din ang kanyang papa tungkol sa kalagayan niya. Ngayon pa lang parang gusto niyang lumubog sa lupa, sarabes sa kahihiyan. Anong mukhang iaharap niya sa kanyang ama? Sa mga kakilala nila, sa kanilang mga kamag-anak, anong paliwanag ang gagawin niya kapag lumuob na ang tiniya? Paano niya ipapaliwanag ang binhing nasa sinapupunan niya na bunga na isang gabing pagkarima sa sarili? Mataas pa naman ang pagpapahalaga sa kanya ng kanyang ama, pati na ng mga taong malalapit sa kanya. Maging ang mga kabataan, iniidolo siya dahil anak siya ni Carmina Villena at Dr. Leonardo Villena, kundi dahil isa siya sa mga pinagmamalaking citizen ng Bacolod City. Noong isang taon, naging runner-up siya sa Binibining Pilipinas. Ano mangyayari sa kanya kapag nabulgar na maging isa siyang dalagang ina? Hanggang sa pagtulog niya sa gabi, laman pa rin ang kanyang isip ang kasalukuyang kalagayan niya. Masakit ang ulo niya sa kakaisip pero wala pa rin siyang nakakapang kasagutan. Inabot pa siya na mahigit isang linggo sa kakaisip kung anong dapat gawin bago niya ipinasyang pumunta sa townhouse ni Andreas. Nagdesisyon siyang hindi niya pwedeng suluhin ang pagbubuntis niyang iyon. Isang malaking problema ang kaharapin ng kandidatura niya ng kanyang ama kapag nalantad na isa siyang disgrasyada. Mawawalan ng respeto ang mga tao sa kanya, lalo na sa kanyang ama. Masisira ang pangalan nila. Ayaw niyang mangyari iyon. Kung may isang taong gustong-gusto na manalo ang kanyang ama, siya yun. Ipagpapatuloy ng kanyang ama kung ano man ang naudot na gawain ng kanyang ina para iyon sa buong Bacolod.
Ngayon, sa pagbubuntis niya, wala siyang ibang pwedeng lapitan, kundi ang taong kahati niya sa obligasyon doon, si Andreas. Nilakasan ni Kisses ang loob niya na maglakad sa patungo sa harap ng townhouse ni Andreas. Pinalangin niyang sana'y naroon ito, kahit pa hindi niya nakita ang kotse nitong nakaparada sa malit na garahe. Kumatok siya at hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Ngunit laking pagtataka niya dahil isang magandang babaeng nasa early 30s ang bumungad sa kanya. Naalarma siya. Sino to? Girlfriend o asawa ba ito ni Andreas? Kumulot ang noon ang babae. Yes? Tumikim siya. Magandang hapon. Kaibigan ako ni Andreas. Pwede ko ba siyang makausap? Naku, hindi na dito nakatira si Sir Andreas, miss. Sir Andreas. So hindi to girlfriend o asawa ni Andreas? Kahit papaano na kahinga siya na maluwag, pero may bumangon pa rin ka ba sa dibdib niya sa isiping hindi na pala doon nakatirang lalaki? Ganun ba? Dati kasi dito siya nakatira, hindi ba? Oo, pero last week pa siya lumipat sa SSM Tower. Doon na siya nakatira ngayon. SSM? Ano yun? Yung Sanford Steel Manufacturing. Kilala niya ang kumpanyang iyon. Bago pa na ito yung Sanford Steel Manufacturing sa Negros, alam niya ang tungkol sa kumpanyang iyon. Isang malaking kumpanya iyon ang mainways ay nasa Maynila. Doon na siya nagtatrabaho ngayon? Tanong niya. Well, sort of. Natatawang sagot niya. Kasi siya lang naman ang may-ari ng SSM. Nashock siya. Si Andreas ang lalaking minsan niya nakasiping. Ang may-ari ng malaking kumpanyang iyon? Napatingin ang babae sa kanya mula ulo hanggang paa and then settled on her face. Pumasok ka muna sa loob. Anyaya pa nito. Wag na. Mabilis na tanggi niya. Pupuntahan ko na lang si Andreas. Okay, ano nga palang pangalan mo? Ako si Kisses. It's nice to meet you, Kisses. Sabi nito. Ako naman si Cassandra. Asawa kong isang executive ng SSM dito sa Bacolod. Taga Maynila kami pero dito madestino ang asawa ko. Sumama na rin ako. Kami ngayon ang pinatira na Sir Andreas dito sa townhouse niya. Nang ilahad nito ang isang kamay, tinanggap niya iyon. Napangiti na siya. Nice to meet you too, Cassandra. Akala ko asawa ka ni Andreas. Tumawa ito. Single na ulit sa Sir Andreas. Mahigit 1 year nang patay ang misis niya. Ha? Napakurap siya. So, biyudo pala si Andreas. Tinanguan niya ang kausap. Sige, aalis na ako. Salamat ha. Okay, ingat. Sir, may katatapos na makipag-usap ni Andreas sa isang kliyente sa hotel. Nakasakay na siya sa may kotse pabalik sa SSM nang tumunog ang kanyang cellphone. Ang sekretary niya sa janelang tumatawag. Bisita po kayo dito sa office, si Miss Kisses Villena. Kisses? Iisa lang kilala niya na may ganoong pangalan. Pero ayaw niyang pakasiguro. Kisses Villena. Ulit niya. Yes, sir. Nandyan siya sa office ka mo? Yes, sir. Pinagintay ko dito sa lobby sa labas ng private office ninyo. Hindi na siya nagdalawang isip. Kakausapin ko siya. Saglit lang, sir. Tigil niya ang paghinga habang naghihintay. Maya-maya narinig na niya ang pamilya na tinig. Hello, Andreas? Si Kisses nga. Kailang kilala niya ang tinig na iyon kahit pa ilang oras lang niya itong nakasama. Bakit ito pumunta sa opisina niya? Paano ito nalaman ang tungkol sa kinaroroonan niya? Yes, Kisses. This is a surprise. I know, sinadya talaga kita dito dahil gusto kitang makausap. Galing ako sa townhouse mo. Hindi ka na pala nakatira doon. Oo, hindi na nga. Look, pwede mo mag-usap na lang tayo mamaya kapag nakabalik ka na rito? Sabi kasi ng sekretary mo, pauwi ka na. Kaya okay lang ba na naghihintay ako rito? May importante kasi tayong pag-uusapan. Sure, sure. Okay, see you later then. Pagkatapos sa maikling pag-uusap na ni Kisses, natilihan siya. Kung hindi siya nagkakamali, almost 2 months na mula na may mangyari sa kanila sa townhouse niya. After that, hindi niya nakita pa ang anino nito. Ngayon, gusto siya nitong makausap. Sinadya pa nga siya nito sa kanyang opisina. Ano ba ang pakay ni Kisses sa kanya? Matagal na nakatingin si Kisses sa direksyon ng elevator. Maya-maya tumulog iyon at nang bumukas ang pinto, iniluwa na iyon si Andreas. Biglang kumabog ang dibdib niya. Napakagwapo nito sa suot nitong long-sleeve polo at dark pants. Ngayon nang ulit niya nakita si Andreas at di niya alam kung bakit parang may nabuhay agad na atraksyon sa kanyang dibdib. Napatingin nito sa gawin niya, sa kabinlista ng paglalakad palapit sa kanya. Tumayo siya at saka napalunok. Hold on, Kisses. Kailangan magpakatatag ka. Hi, Andreas. Hello. Kaswal na bati nito. Kanina ka pa ba? Almost an hour siguro. Sorry to keep you waiting. Okay lang. Let's go inside. Yaya nito sa kanya sabay lingon sa sekretarya. Magdala ka ng 2 tasang kape sa loob, Janelle. Okay, sir. Sumunod si Aki Andreas papasok sa private office ito. Hindi din niya nakuhang umangas sa magarang silid na iyon dahil nangibaba pa rin ang nervous at tension sa dibdib niya.
Pinaupo siya nito sa couch na nasa isang sulok. Akala niya uupo na rin to pero natili itong nakatayo. Naaasiwa siya dahil nakatitig ito sa kanya. Nasa mga mata nito ang tahimik na pagtatanong kung bakit siya naroon. Maya-maya lang umupo nito sa tabi niya at saka humarap sa kanya. I'm glad. Kinala mo pa pala ako, kisses. Hindi niya alam kung anong isasagot niya roon. Nabanggit mo kanina na galing ka sa townhouse ko? Oo, si Cassandra natatan ko roon. Siya nagsabi sa akin hindi ka na nga nakatira doon. Right. Well, this is really a surprise. After that night, wala na ako narinig mula sa iyo. Ni hindi ka man ang nagpaalam sa akin bago ka umalis noon. Napatungo siya sa tono ng panunumbat sa tingin nito. Bumukas ang pinto at pumasok sa Janelle. Dalawa ang dalawang puswelo ng kape para sa kanila. Ilapag mo na lamang dito, sabi ni Andreas. Inilapag nga ng babae ang dalawang tasa sa ibabaw ng center table, sa harap mismo nila. Anything else, sir? Tanong nito. That's all. Lumabas na ng salit sa Janelle. Kinuha ni Andreas ang isang tasa ng kape at inabot iyon sa kanya. Napilitan siyang tanggapin iyon. Pansamandali siyang humigop, baka sakaling kumalma ng kaunti ang nerbas na nadaraman niya. Nang ilapag niya ang tasa pabalik sa center table, saka lang ulit nagsalita si Andreas. Are you working, kisses? Umiling siya. I see. So, what keeps you busy? She sighed. Lately, busy ako sa pagtulong sa kandidatura ng papa ko. Napakunot na ito. Your father is a politician? Ang mama ko talaga ang politiko sa pamilya namin, pero tatakbo ang papa ko sa darating eleksyon bilang mayor. I see. Ano nga ba ulit ang apelido mo? Villena. Villena, are you related to Vice Mayor Carmina Villena, yung napatay a few months ago? Gulat na tanong nito. Huminga siya ng malalim. She is my mother. Natigilan ito at napatitig sa kanya. Oh yes, naalala ko na. Nabanggit mo nga noon sa akin na namatay ang mama mo. I heard na dapat tatakbo siyang mayor pero napatay siya kaya ang papa mo ang tatakbo. Yes, hindi ako masyadong familiar sa story dahil kailan lang ako dito sa Bacolod, sabi nito. Pagkatapos iniba na ang paksa. Sabi mo kanina may importante tayong pag-uusapan? Eto na, kailangan ko ng palakasin ng todong loob ko para masabi sa kanya ang dapat niyang malaman. Buntis ako, Andreas. Diretsa ang sabi niya. Lumarawan ang pagkabigla sa gwapong mukha nito. Saka mabilis na bumaba ang paningin sa bandang tiyan niya. Impis na iyon kahit medyo masagip ang ruffled blouse sa suot niya. Muling bumalik ang paningin nito sa kanyang mukha at saka hinagilap ang kanyang mga mata. And may I know who the lucky father is? Saglit na yumuko siya. Pakiramdam niya sinampal siya ni Andreas sa sinabi nito. Andreas, wala namang iba. Ikaw lang nakagalaw sa akin at alam mo yan. Bigla itong napatayo. Bakas ang tinitimping galit sa mukha. What's this, kisses? Pikot ba to? Bumangon ang galit sa dibdib ni kisses sa pagbigkas si Andreas sa salitang pikot. Pero nagawa pa rin niya ang kontrol niya ng sarili. Walang mangyayari kung paiiralan niya ang galit niya. Then what? Tanong ni Andreas. Matagal na nakatitig lang ito sa kanya habang napipilan siya. Well, speak up. Bumuntong hininga siya bago nagsalita. I am pregnant, Andreas. 7 weeks. At ikaw ang ama nito. Wala akong ibang karanasan maliban sa'yo at alam mo yan. Nawala ako since that night in your townhouse. Bumiyahe kami ng papa ko papunta ng Australia. 1 month kami sa tiyahan ko roon. Wala akong boyfriend. Suitors, yes I do. I have some. Pero wala kahit sinong lalaki na kagalaw sa akin maliban sa'yo. Kaya ikaw ang ama ng dinadala ko. Kung gusto mo magpa-DNA paternity test pa tayo. Hindi ko naman hinihiling na pakasalan mo ako. Hindi yan ang intention ko kung bakit tayo pagkita ko sa'yo. So ano pala? Do you want to get rid of the baby? Napamaang siya. No way! Wala sa plano ko yan. Hindi ako kriminal para ipaliglag ang sarili kong anak at may takot ako sa Diyos. Okay, so you want to keep that baby? Yes, I want to keep this baby. Paninindigan ko to. May karapatan din naman ang batang ito na makita ang mundo, Andreas. So ano palang problema kung ganun? Bukang buo naman ang plano mo dyan. Lumapit ako sa iyo para humingi ng tulong. Nabanggit ko na sa iyo ang tatakbo bilang alkalde ang papa ko. I want him to win badly. Gusto namin pabagsakin si Mayor Santiago. Malaki ang kanilaman niya sa pagkamatay ni Mama. Siguro naman may alam ka na kahit papaano sa pamamalakad ni Mayor Santiago. Isa siya sa most corrupt na mayor sa history ng syudad na ito. Tsak na babagsak ang popularity rating ni Papa. Kapag mabubul ka ng pinagbubuntis kong ito, nawala akong may haharap naman ito. What exactly do you have in mind? Tanong nito na nakakunot pa rin ang noo. Kaya ka lumapit sa akin dahil gusto mong tulungan kita. Sabi mo, help in what? Financially? No! Hindi sa financial. Kaya kong buhayin ng sarili ko. Kahit itong pinagbubuntis ko. We're not exactly poor, Mr. Sanfords. Ang gusto ko lang sana pumayag kang palabasin ko na boyfriend kita. That we're living under one roof. Na inaako mo pinagbubuntis ko para walang question sa mga tao. Para hindi naman ako lalabas sa disgrasyada.
Kapag tapos ang eleksyon, sigurado ng panalo si Papa. Pwede mo na akong sipain palabas ng bahay mo. By the time siguro eh, may lakas ng loob na ako ipagtapat kay Papa, totoo. Ako na ang bahala mag-isip na idadahilan ko sa kanya. Palalabasin ko lang na hindi tayo nagkasundo, na lagi tayong nag-aaway, at na hindi pala tayo compatible sa isa't isa. Kaya useless lang na ipagpatuloy natin ang relasyon natin. Mga ganong drama? At kapag nakapanganak na ako, kung gusto mong bisitahin ang anak natin, okay lang sa akin. Hindi ko rin ilalayo sa iyong anak mo. Bibigyan kita ng karapatan sa kanya. This is ridiculous. Sambit nito. Napatiimbagang siya. Okay, fine. Kung ayaw mong pumayag, hindi naman kita pipilitin. Sabi niya sa pigil ang galit na tinig. Tiningnan siya nito na masama. You make it sound like I'm the only one to blame, kisses. Hindi naman kita pinilitong gabing yon, di ba? Alam mo yan, I did not rape you. Ikaw ang una nagpakita ng motibo sa akin. Oo nga at lasing ka, pero alam mo pa rin ang ginagawa mo. Bakit ba bumigay sa isang estranghero? Gawain ba yun ng matinong babae? Napayoko siya at matagal na muling nagangat na mukha para sa lubungin ng titig nito. I was drunk at ang gabing yun, ang mukha na namatay kong boyfriend nakikita ko sa iyo. Pagdadahilan niya kahit na ngaling-ngaling batukan niya ng sarili sa sobrang lame ng katwirang yun. Tumawa ito ng mapakla. I see, nice one. Nakaramdam siya ng panlulumo habang hinihintay ang magiging pinanadesisyon ni Andreas. Sana'y huwag siya nitong tanggihan. Hindi niya alam kung anong gagawin pagkatapos niyon. Matagal na napatinig lang ito sa kanya bago nagsalita. Give me some time to think this over. Ibigay mo sa akin ang contact number mo para matawagan kita agad. Kahit papaano may nabuhay na pag-asa sa dibdib niya. Kausap ni Andrew si Gerald sa loob ng kanyang private office na naging tirahan na rin niya. Itong executive niya sa nakatira sa townhouse niya sa Bacolod. Dalito lang ang matatawag na close friend niya sa lugar na iyon. Dito niya pinagtapat ang tuko sa problemang kinakaharap nila ni Kisses. So, desidido na kayong pumayag sa gusto niya mangyari? Tumango siya. Pero hindi kami pwedeng tumira dito sa opisina. Natural. Well, okay lang naman sa akin na maghanap na ibang matitirahan para makabalik kayo sa townhouse ninyo, sir. Okay lang ba sa iyo ni Cassandra? Oo naman, sir. Nakausap niya ba si Kisses tungkol dito? Sinabi ko sa kanya kahapon, tatawagan ko na lang siya. Pero wag muna sa ngayon kahit nakapagpa siya na ako. Saka ko na lang siguro kapag nakalipat na kayo. Eh, ang mami niyo, sir, alam ba niyan tungkol dito? Hindi pa. Saka ko na lang din sasabihin sa kanya kapag nagsama na kami ni Kisses. Napangiti ito. Sabi ni Mrs. kagabi, maganda raw si Kisses. Artistahin daw. Kaya hindi na ako nagtaka nangyaring ganito. Excited na tuloy ako makita siya. Gumiti lang siya bilang reaksyon sa sinabi nito. A week later, nakatanggap ng tawag si Kisses mula kay Andreas. Halos mapatulan sa titulwa nang sabihin nitong ito sa hiling niya. Sinabi mo ba sa papa mong pinagbubuntis mo? Tanong nito sa kabilang linya. Hindi pa, sabi niya. Do you want me to go to your dad and personally talk to him? Natigilan siya. Well, oo sana. Pero bago yun, kailangan makipag-usap muna tayo kung paano natin sasabihin kay papa. Kailangan palabasin natin na matagal na tayo may relasyon bago nangyari ito. Of course. So anong gusto mo? Pupuntan mo ako dito sa office o magkikita lang tayo sa ibang lugar? Pupunta na lang kita dyan bukas ng umaga. Okay, I'll see you then. Kinabukasan, alas 10 pa lang na umaga, nasa SSM Tower na siya. Gumiti siya na makita siya. Hi ma'am, Kisses? Bati nito. Pasok ka na sa loob ma'am, naghihintay na si sir. Pagpasok niya sa loob ng private office, naabutan niya si Andreas na nagkakape sa couch. Hi, bati niya. Hi Kisses, coffee? No thanks, bawas caffeine ako, alam mo na. Bahagyang hinaplos niya ang kanyang katawan. Oh, natigilan ito sandali. Okay, maupo ka. Tumalima siya. Lumapit na sa bahay si Cassandra at Gerald. Sabi nito, pinalis mo sila ron? Napamaang na tanong niya. Hindi naman sa ganun. Kung hindi nangyari ito sa'yo, dito ko sana sila patitirahin. Dito kasi talaga ako nakatira sa tower. Pero hindi naman kasi pwedeng itira dito. Lalo't buntis ka. Mismong sila Gerald at Cassandra na nagbolontaryo na maghanap ng ibang manilipatan. Sagot naman ang kumpanyang accommodation sa kanila kaya walang problema. Doon tayo titira sa townhouse ko. Ewan ko natatandaan mo pang loob nun, pero may dalawang kwarto roon. Pwede mo namang gamitin yung isa. Naipaayos ko na yun. May kama na rin at nakabitan na ng aircon. Napatango na lang siya. Kinausap ko si Janelle, baka kako may ma-recommend siya na maging katulong natin doon. Naku, wag na. Mabilis pang tanggi niya. Why not? Hindi tayo pwedeng kumuha ng katulong, Andreas. Mahirap na. Baka malaman ang may nanturing na setup natin. Kailangan tayo lang ang nakakaalam ng tungkol dito. Pero hindi pwede. Sinong gagawa ng mga gawaing bahay? Sino maglalaban ng mga damit natin? Ang maglilinis ng bahay at ang... Ako! Napakunot na ito. Are you sure? Sanay ka ba sa mga gawaing bahay?
Hindi masyado pero marunong naman ako kahit papaano. Besides, pwede tayong kumuha ng tagalinis, etc. The rest of the week kaya na siguro mga gawain. Nakikita ko rin naman kung anong ginagawa ng mga katulong sa bahay. Hindi naman ako sa nanay ni na mama at papa na senyorita ko sa amin. Saka may alam din ako sa pagluluto kahit paano. But you're pregnant. Mahirap na ako ikaw mapapagod sa pagtatrabaho. Hindi madali ang maglabat maglinis ng bahay, kisses. Madali lang naman yun. Basta huwag ka nang kumuha ng makakasama natin sa bahay. Napabuga ito ng hangin. Okay, ikaw ang bahala. Marami pang sinabi si Andrea sa kanya. Tinalakay nila ang mga dapat nilang sabihin sa kanyang ama kapag nakaharap na nila ito. Bago siya umalis sa opisina ni Andreas, binigay niya rito ang address ng kanilang bahay. Alas 7 raw ng gabi ay darating na ito roon. Tila naiinip ng ama ni Kesa sa paghihintay. Anong oras baka mo darating ang boyfriend mo? 7, Papa. Umupo siya sa gilid ng kama nito. Nakaharap ito sa isang stool na katabi ng kutukador. Okay, sabi nito. Saka napaisip bago muling salita. Medyo nininervyos ako sa pakikipagharap kong ito sa boyfriend mo. Anak, kung sana'y nakilala ko na siya noon pa, baka hindi ako ganito ka-tensed. Hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala na boyfriend mong Andrew Sanford na ito. Well, wala naman akong tutol sa inyo, lalo pat alam ko naman na decenting tao si Sanfords. Gumiti siya ng spinit. Sorry kung inilihim ko sa iyo ang relasyon namin ni Andrews pa. Kwan kasi, you know, Carlo just died. Ayoko namang isipin niya na ang bilis na ko siyang napalitan. Napakagat lang pagsisungaling niya. Hindi lang dito siya nagkakasala, kundi kay Carlo na rin. Ano pa nga ba magagawa ko? Mabuti naman at namakilala ko na rin siya. Bago mag-alas 7, dumating si Andrews. Humanga si Kesa sa kagupuhan ng binata, kahit na simpleng polo shirt at faded jeans na mga suot nito. Silang mag-amas mismo ang sumalubong dito sa may sala. Nagulat pa siya nang bigla siyang lapitan nito at halikan siya ng mabilis sa labi. Hi honey! Nakangiting bati nito sa kanya. Mabuti na lamang at mabilis siya nakabawi. Hello honey! Tugon niya. Pa, si Andrews. Andrews, papa ko. Nagkamay ang dalawa at nagpalitan ng pleasantries. Pagkatapos ay umupo na sila. Magkatabi sila ni Andrews sa sofa habang nakaupo naman sa single chair ang kanyang ama. Naakbayan siya ni Andrews ay natarantara naman siya. Bahagya pa nga siya napapitlag pero hindi siya nagpahalata. Ayaw niyang may mahalata ang kanyang ama. Tito, may sasabihin mo kami ni Kesa sa inyo. Paunang sabi ni Andrews. Eto na, kinakabang sabi niya sa isip. Gusto kong hingin ng basbas ninyo para magsama na kami ni Kisses. Buntis ho siya. Napangang ang kanyang ama. Saka marahas na bumaling sa kanya. Buntis ka? Yes, Papa. Sagot niya. Halos mabingis siya sa lakas ng pagkabog ng dibdib niya. 2 months na. Kay Andrews naman ito tumingin. At anong balak mo, Andrews? Pakakasalan mo bang anak ko? Opo, Tito. Yan talagang plano ko. I mean, plano namin ni Kisses. Hahanap lang kami ng magandang tiyempo. Pagkatapos siguro ng eleksyon, ay naman namin isabay ang paghanda para sa kasal namin habang busy kayo sa kampanya. Napagkasuntuan namin ni Kisses na after election na lamang. In the meantime, gusto kong tumira muna kami ni Kisses sa townhouse ko kung okay lang sa inyo, Tito. Matagal na hindi nakaimik ang kanyang ama. Maya-maya na sa punitong noo. Sus Mariosep, kayong mga bata talaga? Nakakabigla kayo. Nagkatingin sila ni Andrews. Ano pa nga bang magagawa ko? Sabi ng kanyang ama. Nakahinga siya ng maluwag. Nag-e-emote si Ayalurdes habang tinutulungan nito si Kisses sa pag-iimpake ng mga gamit niya. Maninibago ko tiyak pagising ko sa umaga na wala na ako ipaghahain ng almusal. Hindi na kita mamamasahe kapag sumasakit ang likod mo sa gabi. Yaya, hindi naman ako masyadong lalayo. Huwag nga kayong OA. Halos 10 minutes lang layo ng tahong sa Andrews dito. Sabi niya. Mapapadalas pa rin ako dito, baka nga sa umaga. Narito ako habang nasa trabaho si Andrews. Kahit na, iba pa rin siyempre yung araw-araw kaya oras-oras nalilito ka. Baka kasi hindi na lang si Andrews na lumipat dito. Hindi ko papayag yun. Ma-pride kasi, sabi niya. Napahinto ito sa pagtutupi ng mga damit at saka tinitigan siya. Kailan mo ba naging boyfriend niya si Andrews na yun? Saglit na nag-isip siya ng isasagot. Bago pa po namatay si Mama Yaya, pagsisinungaling niya. Nakakapagtaka lang kasi. Kilala kita, iha. Open at madaldal ka eh, pero itong tungkol kay Andrews, saka ko nalang alaman ay pagtapat mo ng buntis ka. Bakit kinailangan mo pang itago iyon samantalang may pagmamalaki mo naman ang katulad niya? Yaya, masyado kasing mabilis. Kahit ako hindi ako sigurado kung tamang ginawa ko. Kamamatay lang halos ni Carlo. Biglang umilap ang mga matang sabi niya. Anyway, wag na natin pag-usapan yun. Ang importante, nagmamahalan kami ni Andrews at magkakaroon na kami ng baby. Nagmamahalan nga kayo, pero bakit hindi ko mo banagang tunay na kaligayahan sa mukha mo? Ho?
Kilala kita kahit ang bata ka pa, Kisses. At alam ko kung kailan ka totoong masaya at kung kailan ka nagpapanggap lang. Nataranta siya. Napatayo na lang siya mula sa gilid ng kama. Kunwari may kinuhang damit sa loob ng friend's cabinet para makaiwas sa mapanuring mga mata na matanda. Ikaw talaga, Yaya. Siyempre naman masaya ako, no? Nami-misinterpret mo lang ang kilos ko. Dala lang siguro to ng paglilihi, Yaya. Hormones ba? Iniba agad niya ang usapan ng lingunin ito. Yaya, sumama muna kayo sa amin ni Andreas mamayang hapon kapag sinundo niya ako dito para matulungan niyo ako sa pag-ayos ng mga gamit ko. Sige, para naman makita ko kung saan ka titira at para alam ko kung saan kita pupuntahan kapag namimiss na kita o kung ano pa man. Natigilan siya. Bukang mali ang ginawa niya ang pag-iimbita sa matanda mamayang hapon. Patay, paano ko mapadala sa biglang pagpunta dito sa townhouse ni Andreas? Paano ko may masagap na matalas na radar ito tungkol sa tunay na estado ng relasyon nila ng lalaki? Ah, bahala na. Naisalob na lamang niya. Dumating sa bahay na kaysa si Andreas. Magmerienda ka muna, sabi ng kanyang ama. Kagagaling mo lang sa opisina, hindi ba? Opo, tito, tugon ni Andreas. Tigilan mo na ang pagtawag sa akin ng tito. Saway nito sa binata. Mula ngayon, sanayin mo na sarili mo sa pagtawag ng papa sa akin. Oho, sige ho, papa. Good. Naghahain ng merienda ang katulong. Nakisala na rin sila ng kanyang ama sa pagmamerienda. Huwag na huwag mong pababayaan ang anak ko, ha? Anang ama niya rito. Inakbayan siya ni Andreas. Of course, papa. I'll treat her like a queen. I will make her happy every day of my life. Napangiti ang malawak ang kanyang ama. I'm happy to hear that from you. Don't worry. Dadalawin ko kayo ni Kisses ng madalas habang hindi pa nag-uumpis ang puspusang meeting di avance. At papapadala silang paglaro namin dito sa Kisses, papa. Pagkatapos sila mga merienda, sinimula na ng dalawang katulong ang pagdadala ng mga gamit niya sa naghihintay na Starex van ng kanyang ama. Yon ang napagkasundan nilang gamitin para minsanan lang ang paghahakot ng mga daladalahan niya. Sasabay na ako sa van, sabi ni Yaya Lourdes na namabas sila ng bahay. Sige, Yaya, tugon ni Kisses bago sumakay sa kotse ni Andreas. Habang nasa daan na sila, saka niya naalalang banggitin kay Andreas ang tungkol sa kanyang kotse. Kailangan ko sigurang ipautos sa driver ni Papa na dalhin bukas yung kotse ko sa townhouse mo. What for? Eh, may kotse naman ako ah. Oo, pero kailangan ko rin siyempre yung sarili kong kotse kapag lalabas ako. Kapag pupunta ako sa mall o kaya papasyal sa bahay. Sabihin mo lang sa akin kapag pupunta ka sa mall o kung saan man, at ako na maghahatid sa iyo. I can leave the office anytime I want. So okay lang kahit walang kotse mo. Buntis ka at ayoko magpapagod ka pa sa pagmamaneho. Ano ka ba? 2 months pa lang naman ang tiyan ko, no? Hindi pa nga halata ang umbok eh. Kahit na, mas gusto ko pa rin yung nag-iingat ka. Tumahimik na lamang siya. May isang bahagi ng kanyang puso ang lima na natutuwa sa pag-aalan nito sa kanya dahil sa baby nila. Well, okay na rin yun sa kanya. Nagpa-deliver na lang pagkain si Andreas para sa hapunan nila. Doon na rin naghapunan si Yaya Lourdes. Pati ang driver pagkatapos ng pag-aisa na ng mga gamit ni Kisses. Nakahinga siya ng maluwag dahil hindi na nag-usisa pa ang yaya niya. Kahit pa alam niyang napansin ito ng aparador na pinaglalagyan ng mga gamit niya, ay wala kahit anumang personal belongings ni Andreas. Mag-aalas 8 na nang umalis sa mga ito. Na makaalis sa mga ito, nagsimulang kabahan si Kisses. Lihim niyang pinagalitan ng sarili. Dapat mag-relax lang siya dahil wala talaga siyang dapat ikabahala. Maghahiwalay man sila ng salid ni Andreas, ang pag-asama nilang iyon, hindi nangangahulugang magsama sila bilang tunay na mag-asawa. Pero sa isang banda, naisip din niya na ano pa ba ang dapat niyang ipaag-alala kung sakali may mga magitan nga sa kanila ni Andreas intimately. Nangyari naman ang hindi dapat mangyari sa kanya. At kahit ang unang pagsama ni Andreas, noon kasi ang kinabahan o kung ano pa man. Ngayon pa ba siya makakaramdam ng nervyos gayong napatunayan na niya na mapagkakatiwalaan si Andreas? Gusto mo ba magkape muna? Tanong nito nang pumasok ito sa kwartong inookupa niya. I mean, juice o gatas para sa'yo? Gusto sana niyang tanggihan ang alok nito pero pumayag na rin siya. Marami pa kasi silang dapat pag-usapan. May mga katanungan siya na nakakailangan ng sagot. Juice na lang. Sa sala na niya hinintay si Andreas. Nang bumalik ito, idala na nito ang mga inumin nila. Thanks. Sabi niya na abutin ang tall glass ng orange juice. Umupo ito sa single chair na katapat ng inuupuan niya. Can I ask you something? Sure. I was just wondering, anong kinamatay ng boyfriend mo? Saglit sumalit ang kalungkutan at pangungulila kay Carlo. Hanggang ngayon, masakit pa rin para sa kanya ang pagkamatay nito. Namatay siya sa hazing. Wala kaming kaalaman na masumali pa na siya sa isang fraternity sa Maynila. Doon siya nag-aaral. Actually, nabalita pa yun sa TV. I'm sorry to hear that. Matagal mo na ba siyang boyfriend? Mahigit 1 year na sana kung di siya namatay. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya, no? Ngumiti ito ng walang kabuhay-buhay.
Mahirap kalimutan ng taong minahal mo. Lalo't nawala siya ng ganun lang kabigla. Eh ikaw, anong kinamatay ng asawa mo? Car accident. Nahulog sa bangin na minamaneho niyang kotse habang papunta siya ng Baguio. At gaya ng late boyfriend mo, nabalitaan rin yun sa TV. Pagkasabi niyo, ngumiti ito bago humigop ng kape. Pero tila biglang naging absent-minded ang mga mata nito. Siguro mahal na mahal mo siya, no? Isang tipid ng ngiti yung tinig ko nito sa kanya. Mas masakit sa akin dahil hindi lang boyfriend ko nawala sa akin. Maiksi lang pagitan ng pagkamatay nilang mama ko. I understand how that must feel. Siya ng juice at saka tumalaw sa bintana malapit sa inupuan niya bago binalik ang tingin dito. Anong oras ka nga pala pumapasok sa office? Around 8:30 dapat nakalis na ako dito. Bakit? Para alam ko kung anong oras ako gigising araw-araw para makapagluto ko ng breakfast mo bago pumasok sa trabaho. Napangiti ito. You're going to do that? Of course. Talaga? Oo naman. Bakit pa parang gulat na gulat ka at di ka makapaniwala? Well, that will look like we're really husband and wife. Kapag gumising ako sa umaga at may nakanda ng almasal sa mesa. Don't you think? Hindi na rin niya napigilang ngumiti. It is my way of saying thanks dahil hindi mo ako tinanggihan sa pinakiusap ko sa'yo. You don't need to thank me. May responsibilidad din naman ako sa'yo. Mas hindi ko matatanggap kung inililihim mo sa'kin yan. Ngumiti na lang siya bilang reaksyon sa sinabi nito. She was very glad indeed. Maagang nagigising sa umaga si Kisses mula nang tumira siya sa bahay ni Andreas. Dumiretso siya sa kusina para magluto ng almusal nito. Alas 7 ito nagigising at kapag nilalapitan na siya nito sa kusina, inihahanda na niya agad ang kape nito. Nagsasalo sila sa almusal at eksaktong alas 8:30, umalis na ito para pumasok sa trabaho. Sa buong araw na nasa trabaho ito, halos alas oras na tinatawagan siya nito sa telepono para kamusayin ito at tanong kung ano ang ginagawa niya. Palagi rin itong pinapaalala na huwag niyang kakaligtaan na kumain sa tamang oras. Saka pinag-iingat siya sa pagkilos sa loob ng bahay. Lahat ng mga simpleng pag-alala ni Andreas ay nagdudulot ng kasiyahan sa puso niya. Everything was going on smoothly. Wala siyang nasisilip na problema. Mabait at maalalahanin si Andreas. Medyo halata na ang tiyan mo. Sabi nito isang umaga habang pinagmamastan siya habang nakatayo siya sa kitchen counter at nagtitimpla ng kape nito. Oo nga eh, tugon niya. Let's go shopping this Saturday. Kailangan mo mamili ng maternity dress. Oo, sige. Shopping tayo sa Saturday. Pagdating ng Sabado, maaga pa'y nasa Robinson's Place na sila. Bukod sa maternity dress, namili rin ito ng house dress para sa kanya. Pati na mga flat sandals at damit na pang alis. Iba pang natatawa nang kunin ito sa rakang isang pulang bestida saka lumapit sa kanya. I think this dress will look good on you. Pinasadahan niya ng tingin ng damit. Ikat iyon at medyo tight fitting sa bewang. Naku, hindi ko na masusuot yan. 30 na ang waistline ko. Pwede mong isuot ito kapag nakapanganak ka na. Naku, matagal pa yun. Wag na. I insist, sabi nito. Andreas? Shhh. Napailing na lamang siya. Inabot sila ng halos maghapon sa loob ng mall. Hindi maganda o gaga si Andreas sa kakabit-bit sa mga pinapili nila. Akin ka nga, iba? Sabi niya. No, kaya ko na to. Bago sila umuwi, dumaan muna sila sa isang pizza parlor at nag-order ito ng family-sized pizza. Yun ang hapunan nila habang kontentong nanonood ng TV. Kahit walang masyadong alam sa gawing bahay, hindi naging mahirap para kay Kisses ang kampanan ang lahat ng mga iyon, lalo pat dadalaw lang sila ni Andreas. Sa paglalaba, wala rin problema dahil may washing machine at dryer. May vacuum cleaner din kaya hindi siya hirap sa paglilinis. Alas 6 ng hapon, nabala na sila sa paghanda ng pagkain para sa hapunan. Maya-maya lang paparating niya si Andreas. Sinigang na baboy ang naisipan niyang iluto. Tumawag na siya kay Yaya Lourdes at nagpaturo kung paano iyong lulutuin. Sana lang magustuhan iyon ni Andreas. Kasalukuyang binabalatan niyang labanos sa aksidenteng dumulas ang kutsilong hawak niya. Napasigaw siya na makitang dumudugo ang kaliwang hinalaki niya. Shit! Sambit niya. Nataranta siya dahil hindi niya alam ang kanyang gagawin. Naiiyak na umupo siya habang nakatingin sa nahiwang daliri niya. Yun ang eksena ng datan ni Andreas. Lumapit agad ito sa kanya. Kisses, what up? Natigilan ito at napatingin sa kanyang daliri. Shit, may sugat ka. Nagkaano lang sabi pa nito. Binabalatan ko kasi yung labanos. Come here. Inalalayan siya nito sa pagtayo at saka inakay patungo sa lababo. Pinuksan nito ang gripo at sinaho doon ang kanyang daliri. At saka banayad na hinapos ang sugat ang daliri niya. Nang matiyak na malinis na iyon ay sa kanya pinabalik ito sa inuupuan niya. Hintayin mo ako rito. Patakbong lumabas doon ang kusina at pabalik. May dala na itong first aid kit. Gagamitin ko ang sugat mo, sabi nito. Naging mabilis ang pagkilos nito. Naglabas muna ito ng cotton ball at binuhusan niyo ng agwa o oksigenada. Saka banayad din ang pisa daliri niya. Napapikit siya.
Ramdam na ramdam niya ang pagsuyo sa bawat paggalaw ng palad ito. Ingat na ingat ito sa ginagawa. Nang duminat sa napatitig siya dito, may nabuhay na kung anong kakaibang damdamin sa dibdib niya para sa ama ng pinagbubuntis niya. Isinunod ito ang pagpapahid ng betadine at ang huli, tinapanan ito ng bandage ang sugat niya. There, okay na. Anito saka ngumiti. Mamayang gabi bago ka matulog, lininisin ulit natin yan. Tumango siya. Maraming salamat, Andreas. You're welcome. Tugon ito saka tumayo. Maupo ka lang dyan. Ako na magpapatuloy ng niluluto mo. Wag na. Mabilis sa tutol niya. Kaya ko naman ang tapusin yan eh. No, tanggi nito. I'll do it. Ano bang lulutuin mo? Sinigang na baboy. Ah, hindi ako marunong nun. Turuan mo na lang ako kung paano lutuin. Sige. It was one of the nicest, most romantic dinners kisses had ever had. Para sa kanya, yun ang pinakamasarap dahil pinagtulungan nila iyon ni Andreas. Niyaya ni Andreas sa Palmas del Mar si Kisses nang sumunod na linggo. Isa iyon 5A's resort na nasa baybayan ng dagat. May tatlong swimming pool na maaaring mag-swimming doon at may mga jacuzzi rin. Pwede mag-relax sa mga guests sa dalawang jacuzzi na para sa intimate o kaya ay malalaking grupo. Bukod doon, marami pang ibang activities ang ni-offer na resort para sa mga guests gaya ng boating, fishing, billiards at table tennis. Nang mag-check-in sila, tumutol agad siya nang kumuha ng dalawang salit si Andreas. One suite na lang i-occupy natin, sabi niya. Kumunot ang noon nito. Sure ka? Ngumiti siya. Nakakalungkot naman kung mag-isa lang ako sa room. Boring. Kumuha ka na lang ng suite na may dalawang kama. Deal! Ang Marbella suite ang kinuha ni Andreas. Isa iyon sa 4 na primary suites sa resort na nagkakahalaga na halos 5 piso ang isang araw. May dalawang malalaking kama ang suite na iyon. May living room at kompleto rin sa gamit. Sana lang hindi tayo magkailangan kapag magkasama na tayo sa isang kwarto. Sabi ni Andreas habang nilalabas nila ang mga gamit nila mula sa kanya-kanyang backpack. Mahigit 2 weeks na tayo magkasama sa bahay, Andreas. Relax na akong kasama ka. No, I'm glad to hear that. And don't worry, hindi naman kita gagahasain. Nakangising biro nito. Over my dead body. Natawa siya. Unless gusto mo magpa-rape sa akin. Patuloy pang pagbibiro nito. Feeling ka dyan? Aniya saka pinatirik ang mga mata. Nagtawanan na lamang sila. Para kay Kisses masasabi niyang matalik na kaibigan niya si Andreas ngayon. Natutuwa siya sa friendship na nabuo sa pagitan nila. Sa nakalipas sa 2 linggo, naging maayos ang lahat sa kanila. Walang pasakita ng damdamin na nangyayari. Halatang enjoy sila sa company ng isa't isa. Alam niyang magiging maayos ang lagay nila hanggang sa makapanganak siya. And she was really happy for that. Wala na siyang maiireklamo pa. Pagkatapos silang mag-lunch sa restaurant na sa loob mismo ng resort, nagkayaan silang maligo sa pool. Nauna itong nagbihis gamit ang damit pampaligo. Paglabas nito ng banyo, lihim na humanga si Kisses sa kagisigan nito. Makipot ang swimming trunks ang suot nito. Namumutok ang muscles sa mga hita nito. Hindi lang ang muscles na nagmumura, Kisses. Pili ang sabi niya sa sarili. Pati yung tutot niya. Gusto niyang maghurumentado. Namula ang mga pisngi niya nang mahuli siya ni Andreas na nakatitig sa ibabang bahagi ng katawan nito. Nagpatay mali siya na lang siya at diretsyang pumasok sa loob ng banyo. Diyos ko, Day. Ano lang ang iisipin niya? Dalawang-dalawa niyang swimsuit. Yung may floral design na napili niyang isuot. Isang beses pa niyang sinipat ang sarili sa salamin. Kahit talatana ang umbok ng kanyang tiyan, may figura pa rin naman ang katawan niya. Hahantad pa rin ang kaseksihan niya. Paglabas niya ng banyo, si Andreas naman na nahuli niya na nakatulala habang nakatingin sa kanya. Nag-init ang magkabilang pisngi niya. I'm ready, sabi ni lamang niya. Lumapit sa kanya, tinawakan na siya sa braso. Let's go then. Iilan pa lamang ang naliligo sa pool kaya malayo nakapaglangoy si Kisses at Andreas. Sisid dito, sisid doon ang ginawa nila. Nang mapagod at mga ahon na si Kisses, namapansin niyang wala sa paligid si Andreas. Nagtaka siya at saka nalilitong iginala ang tingin sa paligid. Nagulat na lang siya nang biglang dakmain ito ang kanyang mga binti. Napatili siya. Mabilis na lumutang ito mula sa ilalim ng tubig. Bulaga! Sisinghalan sana niya ito pero naumid ang kanyang dila nang mapatitig siya rito. Napipisiya sa kagupuhang lumitaw sa kanyang harap. Lalo pa itong naging sexy sa paningin niya ngayong wet talk ang Herodes. Gumagawa na ng das ang tumutulong tubig sa ulo nito patungo sa maskuladong dibim nito, patungo sa ibabang bahagi ng katawan nito. Naging erratico ang tibok ng puso niya ng mabatid niya na nakahawak ng palito sa kanyang bewang. At sa mga sandaling iyon, wala siya ibang naramdaman, kundi ang matinding init na nalulay sa kanyang balat dulot ng mga kamay at titig ni Andreas sa kanya. You look even more beautiful when wet, nakangiting sabi nito. Ikaw rin, ngaling-aling itugon niya. Tumawa na lang siya. Bulero?
And you have such a nice laugh. I think you should try to laugh more often. Minsan kasi napapansin ko na seryoso ka't lagi malalim ang iniisip. Para kang palaging tensed. She chose not to comment on that statement. Paano ba niya sasabihin dito na imposible para sa kanya na mag-relax sa presensya nito? Hindi ko masasisi ang sarili ko kung mahalikan kita ng wala sa oras. Sabi nito. Nataranta siya. Nako, Andreas ha. Huwag mong gagawin yan. Kaya ka bang saway niya rito? Why not? May mga tao oh. Bumakas ang amusement sa mga mata nito kapag kuha nilis nito ang isang kamay sa kanyang bewang. Tila intensyong pag-alabi ng kanyang damdamin na gumawain ng landas patungo sa kanyang mga labi. I counted them, sabi nito. 7 people at karamihan foreigners pa. They won't care kung makita nilang hinahalikan kita. Pagkasabi niyon, tuluyan nang inilapit ito ang mga labi sa kanya. Pakiramdam niya na buhay ang bawat himaymay ng kanyang laman hanggang sumawala ang kanyang inhibisyon sa katawan. Tilugon niya with the same intensity ang halik nito. Hindi niya naman layang nakakunyapit na pala ang mga kamay niya sa batok nito. Naghalikan sila na para bang sila lamang dalawang nasa mundo. Kung hindi pa nila narinig ang mga tinig ng mga teenager na papalapit sa pool, hindi pa sila maghihiwalay. Langoy ulit tayo, sabi ni Andrew sa kanya. Nakahinga siya ng maluwag. Ayaw pa niyang humarap ng matagal dito dahil sa katatapos lang ng halikan nila. Kunwari, buhos na buhos ang atensyon niya sa paglalangoy. Pero laman pa rin ang isip niya nangyari iyon sa pagitan nilang dalawa. Kinagabihan, niyaya siya nito na mag-dinner sa hindi kalayuan sa resort. May mga nakilera doon ng mga restaurant. Nagtungo sila sa nagsisilbing masarap na chicken na sal. Sana isang araw, pagluto mo ako ng ganito. Sabi nito habang kumakain sila. Sure, marunong ako magluto niyan. Pwede tayo magluto sa likod bahay. Good, anito. Pagkatapos, numuya at numulon bago muli nagsalita. Is this your first time here, Kisses? Hindi, maraming beses na ako nakapunta rito. With Carlo? Talong nito. Well, nakasama ko na rin siya dito pero sina Mama at Papa madalas kong kasama. Every month kasi sinisiguro ni Papa na nakakapag-relax kami. At dahil mahilig kaming tatlo sa tubig, madalas sa beaches kami pumupunta. I see. Third time ko rito. First time inong ilang araw pa lang ako dito sa Bacolod. Nakita ko to sa website nila. Pumunta agad ako dito. Sumulad naman yung kasama ko si Nasina at Cassandra. Teka nga pala, nabanggit mo na isang taon ka nang graduate ng college? Oo. Anong course? Business management. That's good. Siguro isang araw pwede ka magtrabaho sa SSM kapag pwede ka na magtrabaho? Why not? That is kung friends pa rin tayo by then. Natigilan to. Bakit naman nasabi mo yan? Kasi diba ang usapan natin, pagkatapos ko mga anak, aalis na ako sa poder mo? Halatang hindi nito nagustuhan ang narinig mula sa kanya. Tuloy na nitong binitiwan ang hawak na kutsara tinidor, saka siya tinitigan. So talagang desidido ka talagang gawin yun? Ayoko namang maging burden sa kahit na sino, Andreas. May sarili ka namang buhay. Huminga itong malalim. Matagal na tila pinag-isipan ang susunod na sasabihin. Sa ngayon, ayoko munang pag-usapan ng bagay na yan. I just want to enjoy being with you. At excited na ako sa paglabas ng baby natin. Huwag na muna natin pag-usapan ng tukos ha. Pag-iwalay dahil mahaba pang panahon pagkakasama pa tayo. Deal? Gumiti siya. Okay, deal. Napangiti na rin ito. Pagkatapos mag-dinner, naglakad-lakad muna sila sa tabing dagat. Kung hindi pa nakaramdam ng ginaw si Kisses, baka hindi pa maiisipan ni Andreas na bumalik na sa kanilang suite. Tila ba iniiwasan nito na mapagsolo sila sa loob ng suite? Bakit kaya? Naitanong niya sa sarili. Dahil kaya tulad ko'y natatakot din siya na baka hindi na naman kami makapagpigil at mangyari na naman ng katulad sa nangyari sa pool kaninang tanghali. Pagbalik nila sa kanilang suite, nag-shower siya. Nang matapos siya ay sumunod agad si Andreas. Pumesa siya sa kama niya habang nasa loob ito ng banyo. Naka-night gown na siya at walang suot na bra. Nakasanayan na kasi niyang hindi magsuot ng bra kapag natutulog. Nang lumabas ng banyo si Andreas, naka-boxer shorts at puting sando na ito. Anong oras na? Tanong nito. Past 11 na. Abay, matulog ka na. Hindi ka pwede magpuyat. Oo nga. Sige, good night. Good night. Maya-maya lang humiga na ito sa kama nito. Tumagilid siya para hindi niya makita ang kama nito. Usually, mabilis siya nakakatulog. Pero kung bakit ng gabing iyon, napakailap sa kanya ng antok. Sariwang-sariwa pa rin sa kanyang halik na pinagsalunin ni Andreas sa pool. Kapag naiisip niya yon, biglang nagiinit ang kanyang mga talampakan. Umaakit ang init na iyon sa kanyang katawan. Sa nagdaang mga araw na patunayan niyang lumalalim ng affection niya,
para kay Andreas. Naglulutyo na matinding kaba sa dibdib niya. Natatakot sa dalalam niya na temporary lang ang setup nilang ito. Paano kung matagpuan na lang niya ang sarili isang araw na tuloy na pala siyang umiibig dito? At bahala na, nais sa loob niya. I will cross the bridge when I get there. Namasyal si Narcissus at Andreas sa mall. Pagkatapos mamali ng ilang basic necessities, napagkasundo nilang manood ng sine. Pagkapanood ay sa paborito nilang restaurant na sila nag-dinner. Pasado alas 10 na ng gabi na makauwi sila sa townhouse. What's wrong? Nagaan lang tanong ni Andreas sa kanya. Napansin siguro nito na medyo hinay-hinay siya sa paglalakad na pumasok sila sa loob ng bahay. Ngumiti siya. Wala. Napagod yata mga pa ako. Oh, sabi nito. Sabay akay sa kanya papasok sa kanyang kwarto. Pinaupo siya nito sa gilid ng kama at walang sabi-sabi, lumuhod sa harap niya at banayad na minasahe ang kanyang mga binti. Isang kakaibang sensasyon ang naramdaman niya habang humahapos sa mainit na mga palad nito sa balat niya. Napapikit pa siya. Okay na ba? Tanong nito pagkalipas na may 10 minutong pagmamasahe. Ngumiti siya. Medyo, masahista ka pala. Biro niya. Okay yun na, maginhawa. Tumawa ito sa kampo sa tabi niya at niyakap siya. Give me my kiss, tapos lalabas na ako para makatulog ka na. Halos pabulong na sabi nito. Napalunok siya habang malakas ang kabog ng dibdib niya. Come on, kiss me. Utos ito habang tumataas baba ang mga kilay. Nag-init ang magkabil ng pisngi niya. Tumawa ito ng marahan. Shy ka pa dyan ha? Okay, ako na lang kikiss. Pagkasabi niyon bumaba ang mga labi nito patungo sa kanyang bibig. Kusang bumukang kanyang mga labi para tugunin ang halik nito. Kusaring umakit ang mga braso niya para pamulupot sa batok nito. Andreas, sambit niya. Para namang natauhan nito nang marinig ang tinig niya. Mabilis itong lumayo sa kanya. Saka bumugan ng hangin ng apo happy nito ang kanyang paningin. It's time for you to sleep, kisses. Tumango na lang siya habang pinitinatago ang pagkadismeda sa pagkakaundot na naganap sa kanila kanina. Good night, sabi pa nito. Good night. Naiwan siyang tulala pero mingiti sa kanyang mga labi nang tuluyan siyang humiga sa kama. Nang dumalaw si Kisses sa bahay nila, naabutin niya ang kanyang amang naghahanda para sa pangampanya nito. Ba, gusto ko sumama sa pangampanya, sabi niya. Natawa ito sa kanya. Hindi pwede iya. Pero bakit? Hindi ba't nangako ko sa'yo tutulong ako sa pangampanya mo? Oo, pero iba na ngayon dahil buntis ka. Ayoko mapagod ka, lalo pa't papasukin namin yung isang kasulok-sulokang bari dito sa atin. Tsaka hindi safe, anak. Masyado pa rin mainit ang kalaban. Ayoko na may mas mamangyari sa'yo. Stay home. Yan din ang sinabi sa akin ni Andreas. Ayaw kanyang pasamahin. Inaalala namin ang kalagayan mo, anak. Napasimangot siya. So tutungangan na lang ako? Magdasal ka na lang palagi para sa kaligtasan ko. Malaking tulong na yon, iha. I do that all the time, pa. Kamusta na pa nga palang kaso? Yun nga dapat na ibabalita ko sa iyo kanina. Positive, anak. May bagong titestigo na sa Mayor Santiago na ang nag-utos sa pagpapatay sa mama mo. Isa ring bodyguard ni Mayor ang kumanta. Nakaset ng hearing next week. Binabraso ni attorney na madisqualify sa pagtakbo si Mayor. Napangiti siya. I'm glad to hear that, Papa. I know. Kapag nangyari, alam kong tuloy na matatahimik ang kaluluwa ng mama mo. Nag-uusap pa sila mag-ama na lumapit sa kanila si Yaya Lourdes. Kesa salikat ipagkahain kita ng almusal. Kumain na ako, Yaya. Sinabayan ko si Andrew sa almusal bago siya pumasok sa trabaho. Nagluto ko ng daing na bangus kanina. Hindi ba't paborito mo yun? Yaya, lately kasi sumusuka ako kapag nakakamay ako ng fish. Lukot ang ilong natugod niya. Napanguso ako. Naglilihi ka pa rin ba hanggang ngayon? Siguro. Iha, hindi ka ba nahihirapan sa pagbubuntis mo? Bakit ba kasi ayaw mong pumayag na kumuha kayo na makakasama niyo sa bahay? Tanong ng kanyang ama. Kung gusto mo, doon lang muna si Lourdes sa inyo. Pa, don't worry, okay lang kami. Mabilis na kontra niya sa sinabi nito. Mas gusto ko na wala kaming kasama para magampanan kong tukulin ng isang asawa kay Andreas. Gusto ko rin kasing matuto sa mga gawaing bahay. Kapag di ko na kaya, saka ko na lang kukunin si Yaya para may makasama kami sa bahay. Hindi na kumontra pa ang kanyang ama kaya nakahinga siya ng maluwag. Kinahapunan si Lundus Ron Alexus. Nang pauwi na sila sa townhouse, binalitan nitong darating ang ina nito sa susunod na araw. Ito ang first visit niyo dito sa Bacolod, sabi nito. Bigla siyang na-tense. Sa townhouse ba siya tutuloy? Oo, akala ko nga mag-hotel siya eh. Teka, nabanggit mo ba sa kanya tungkol sa atin?
Oo, tumaas ang isang kilay niya. Just exactly what you did tell her? Sinabi ko na may girlfriend ako dito. Sinabi kong pangalan mo, that's all. Alam ba niya na nakatira ako sa bahay mo? Hindi pa. Susmi naman, Andreas, sabi niya. Paano ko magalit siya kapag nadatnan niya ako noon? Mabait si mommy kaya huwag kang mag-alala. Basta magpaka-normal lang tayo para hindi siya mag-usisa. Pero magtatanong din siya kapag nakita niya na magkahiwalay tayo ng kwarto. Kaya nga magsasama tayo sa kwarto pagdating niya. Pagkatapos natin mag-dinner mamaya, tutulungan kita sa paghahakot ng mga gamit mo para ilagay sa kwarto ko. You mean, nanlaki ang mga mata niya? As in, magsasama tayo sa kwarto mo? You mean, as in? Oo, don't worry. Kung inaakala mo natatabi ako sa'yo sa kama, hindi mangyayari yun. Sa couch ako matutulog. Ayoko namang isipin mo na sinasamantala kong sitwasyon. So you can relax, kisses. I respect you at wala akong gagawin na magiging labag sa kalooban mo. Natahimik siya. Paano ko'y pagtapat niya kay Andreas na lately inaasam niya na sana maulit ang paghahalika nila noon sa pool sa Palmas del Mar. Pagkatapos nga nila mag-dinner, naghakot na sila ng mga gamit niya patungo sa kwarto ni Andreas. Iniman lang muna niya ang unan at kumot sa kwarto niya dahil doon pa rin siya matutulog hanggat wala pang ina nito. Ayaw mo bang matulog na sa kwarto ko ngayon? Tanong nito. Saka na lang no, pagdating lang ng mommy mo, sagot niya. Napatitig ito ng matagal sa mukha niya. You're not afraid of me, are you? Of course not. Are you sure? I am very much sure. Inilapit itong mukha sa kanya. Let me see. Sabi nito sa kayo mukha at inilikad siya. Pakiramdam niya biglang umikot ng mabilis ang kanyang mundo. Bumaba ang isang kamay nito sa bewang niya. Saka siya hinapit palapit dito. Pero maya-maya lang bigla silang binunahaw ng pagtunog ng telepono sa sala. Napapitlag si kisses. Akmang lalayo siya dito ngunit pinigilan siya nito. No! Pabulong na sabi nito. Bumaba ang mga labi nito sa laig niya. Andreas, baka importante ang tawag. Sabi niya habang pilit tinutulak ito palayo sa kanya. Bumaga ito ng hangin, halatang nainis. Pagkatapos niliyo nitong sarili sa kanya, naalala ko ngayon nga pala tatawag si Sian. Nang iwan siya nito sa kwarto matagal bago bumalik sa normal, ang pintig ng puso niya. Sa unang tingin pa lang, alam na ni Kisses na tama si Andreas tungkol sa ina nito. Halatang mabait si Cecil Sanfords. Parang matagal na siya na magkakilala kung ituring siya nito noong magkaharap sila. Hinalagan siya nito sa pisngi at niyakap na mahigpit. Kamusta ka, Kisses? Okay po, tita. Kamusta po ang biyahe ninyo? Okay lang. Nakatulog ako sa short ride na yun sa aeroplano. Pumapalatak na sagot nito. Magkwentuhan muna kayo habang naghahanda ako ng juice para sa ating tatlo. Sabi ni Andrew saka mabilis nagtungo sa kusina. Umupo sa sofa si Kisses at Cecilia. Pasensya na po, di ako nakasama sa airport sa pagsundo sa inyo. Sabi niya rito. Medyo nahilo ko kasi ako kanina eh. Mabuti at medyo kumalma na po ang pakiramdam ko ngayon. Yun nga ang sabi sa akin ni Andreas. Sabi nito. Kanina yung nabanggit niya na nagsasama na pala kayo rito at buntis ka raw. Pagkasabi niyo, napatayin to sa kanyang tiyan. Opo tita, mag-aapat na buwan na itong tiyan ko. Hindi ba tumutol ang papa mo o mga kamag-anak sa paglilibin niyo ni Andreas? Sinabi po ni Andreas na magpapakasal din kami pagkatapos ng eleksyon, tita. Pumayag naman po si papa. Wala kasi pong panahon para sa preparasyon ng kasalan, lalo pa po't busy si papa sa pangampanya. Pwede rin naman kahit wag muna sa simbahan na. Kung civil wedding lang, walang kakailanganin maraming preparasyon. Hindi niya alam kung anong isasagot dito. Napalingon to sa papalapit na si Andreas na may dala ng tray na kinalagyan ng merienda nila. Andreas, ang sabi ko kay Kisses, pwede namang pakasal kayo kahit civil lang muna. Napatingin si Andreas sa kanya bago binalingan ang ina nito. Mommy, saka na lang. Nagkasundo na kami ni Kisses pagkatapos lang ng eleksyon. Ano itong umupo sa tabi niya? Diba, honey? Tumango siya. Huminga ng malalim sa Cecilia. Hindi ako sangayon sa ganitong setup ninyo. Hindi magandang tingnan na nag-live-in lang kayo. Gusto ko makasal na kayo agad kahit sa West muna. And I want it to happen bago ako bumalik sa Manila. Nagkatinginan sila ni Andreas. Lumakas ang kaba ni Kisses habang pinakikiramdaman ito. Nagtaka siya dahil parang relax lang ito. Okay, mom, para hindi ka na magtampo, magpapakasal kami ni Kisses in a few days. Civil wedding. Nanlaki ang mga mata niya sa kamarahas na bumaling dito. Inakbayan siya nito. Honey, get yourself ready. 2 days from now, ikakasal na tayo. I'm sure matutuwa rin ng papa mo. Mumuka ang mga labi niya, pero walang salitang lumabas doon. Pero bakit? Handa ba itong isakripisyo sa rin kaligayahan para lang ma-please ang ina nito?
Nag-dinner sa labas si Andrews at Keses kasama ni Cecilia. Alas 10 na makabalik sila sa townhouse. Pagpasok na ni Andrews sa kwarto nila, sinalakay na matinding nervous si Keses. Yun na ang simula ng pagkasama nila sa isang kwarto. Sa restaurant, ini-announce ni Cecilia na isang linggo itong mananatili sa Bacolod at ayon dito bago ito bumalik sa Maynila, dapat kasal na sila ni Andrews. Isang linggo tuloy siya matutulog sa kwarto kasama si Andrews. Kaya niya yun. Pero ang problema niya, anong gagawin nila noon? O mas tamang itanong kung ano ang gagawin ni Andrews? Paninindigan ba nito ang sinabi sa inyo na magpapakasal sila? Andrews, tungo ko sa sinabi mong magpapakasal natin. Seryoso ko sa sinabi ko kanina, Kisses. Putol nito sa nais pa niyang sabihin. Titig na titig ito sa kanya. Hindi yan na-realize na hindi pala siya humihinga kung hindi pa siya biglang napasinghap na tila nalulunod. Napamaang na lang siya rito na parang mong multong nakikita niya. Seryoso ka? I assure you, seryoso ko. Medyo shock pa rin napapailing siya. Pero hindi mo ako mahal. Neither do you love me. Pero dapat lang nagkasal na tayo dahil magkakaroon tayo ng anak. Gusto syempre natin na maging legitimate ang baby natin kapag pinanganak siya, hindi ba? She continued to look at him in wide-eyed disbelief. Kahit medyo bangi at masungit ka nung una tayo nagkaharap, pagkatapos nun magandang loob ko sa'yo, Kisses. Sabi nito, komportable na akong kasama ka. Napansin ko rin ha, ganun ka sa'kin. So sa tingin ko, wala siguro masama kung tuparin natin ang hiling ni mommy para din to sa kapakanan ng baby natin. Pakaramdam niya, hihimatayin siya. Paano naisip ni Andrews ng ubrang ideyang iyon? Gayong walang pag-ibig na namamagitan sa kanila. Naramdaman na lang niya ang mga kamay nito sa balikat niya. I promise you, magiging mabuting asawa at ama ko, Kisses. Napatitig siya ng matagal sa mukha nito. Would you expect me to sleep with you? Hindi niya alam kung bakit kailangan niya pang mag-init ang pisngi niya na para namang nabatitimang berhen siya. Naturally, pero kahit hindi kita mamadaliin, Kisses, on the other hand, I would not be prepared to wait forever. Pag-isipan mo proposal ko tonight. Gusto ko malaman ang kasagutan mo bukas ng umaga pagising mo. Pagkasabi niyon, walang babalang kinabig sa nito tinuligan sa mga labi. It was a sweet kiss, designed to arouse her senses. Napayakap na siya rito, feeling the strength of silk and muscle beneath her fingertips. Wala siyang ideya kung gaano katagal ang halik nilang iyon. Bumalik lang ang wisyo niya na magsalita ito. Mag-shower ka na para masarap ang tulog mo mamaya, sabi nito. But before you close your eyes, mag-desisyon ka na, okay? Naparunok siya. Okay. Pagkatapos mag-shower at makapagpalit ng damit pantulog, ay humiga na siya sa kama. Inisip niya ang proposal ni Andrews. Oo nga't kung tutuusin, sariwa pang sakit na dulot sa puso niya ng pagkamatay ni Carlo. Pero aminado siya may nararamdaman na siya para dito. Nakakatawa ngunit to na lamang niya na-realize ang bagay na iyon. It was a heart-stopping discovery. Ayaw man niya, wala siya magawa laban doon. Bumangon siya at napatingin sa couch na kinaigan ni Andrews. Narinig niya ang banayad na paghilik nito. Tanda na tulog niya ito. Napatingin siya sa wall clock. Pasado alauna na pala ng madaling araw. Bumaba siya sa kama at saka maingat na lumabas ng silid. Dumiretso siya sa kusina at naglabas ng tubig mula sa refrigerator. Pagkatapos umupo siya sa harap ng dining table at nangalumbaba roon. Yes, I love Andrews. Masaya sana kung magpapakasal kami pero kaya ko bang magpakasal sa isang lalaking wala namang pag-ibig para sa akin? Pero kapag hindi siya nagpakasal dito, alam niya na habang buhay niyang pagsisisihan ang naging desisyon niya. Kaga ka ba? Sabi ng isang bahagi ng utak niya. Kung mahal mo si Andrews, bakit di mo siya pakasalan na lang? Hindi na lang para sa iyo kundi para sa kapangalan na rin na maging anak ninyo. Pero may isang bagay na nagdulot ng kaba sa dibdib niya. Living with him for 24 hours a day, trying not to show the love that she felt for him, the love that was growing every day. Kung sana lang mahal din siya nito, kung sana lang hindi lang dahil labunti siya kaya siya pinakasalan nito. Napapitlag siya na makarinig siya ng mga yabag nang papalapit sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Andrews. Napatayo siya. Nagising ba kita? Oo, tugon nito. Narinig ko nang buksan mo ang pinto kaya sinunod kita rito. Nag-aalala ko at baka sumakit ang tiyan mo gaya kahapon. Hindi, nauhaw lang ako. Umupo ito sa tabi niya. Hindi ka ba makatulog? Bumuntong hininga siya. Iniisip ko yung proposal mo. Hinaplos ito ang kanyang pisngi. Nakalagig sa ginawa nitong iyon. May desisyon ka na ba? Masuyong tanong nito. Napanalok siya at saka binasa ang nanunuyong labi. I think dapat nang naumuo ako, so yes, I will marry you, Andrews. Dapat joyous moment yun.
pero sanay pa yung mga luhang dumalay sa kanyang mga pisngi. Ilang sandali ang lumipas bago ito umiti at pinahid ang luha niya gamit ang mga dalili nito. Bakit ka umiiyak? Nakakaiyak ba yun? Hindi ka magsisisi, Kisses. Promise. Nang akayin siya nito pabalik sa kwarto, parang may kulang sa kanya. Alam niya imposible pero rihim na umaasam ang puso niya na sasabihin ni Andreas na mahal siya nito. Pinagalitan niya ang sarili. Stop dreaming, Kisses. Bukod kay Cecilia, labas yung natuwa ang ama ni Kisses na ibalita ni na Kisses at Andreas na ikakasal na sila sa Huwes. Fully decorated ang malawak na lalambahin ni na Kisses kung saan gaganapin ang civil wedding. Flash flowers sa mga nakapalibot sa paligid. Mga ilan ngayon lang ang bisitang dumalo. Wala pang 100 kataong naroon at ang karamihan sa side ni Kisses. Sa side ni Andreas, karamihan mga top executives ng SSM at Bacolod sa Maynila. Solemn lang ang kasal nila. Kapag nanalo ng kanyang ama sa eleksyon, saka na lang sila magpapahanda ng malaki. Mainit pa ang security issue sa kanilang mag-ama dahil mabigat ang kalaban nito sa politika, kaya low profile muna sila. Dumating ang kapatid nitong si Sandro, kasama ang asawa nitong si Shena, at ang 2-year-old son ng dalawa na si Jacob. Simple lang ang wedding dress ni Kisses, isang off-white na bestida. Maganda ang cut niyon at elegante ang dating. Naka-long sleeve polo at cream slacks naman ang kanyang groom. They were a perfect couple, sabi ng lahat ng naroon. You may now kiss your bride, Andreas. Nakangising sabi ng judge nung pagkatapos ng seremonyas. Humarap si Andreas sa kanya, nakangiti ng matamis. So, may I? Halos pabulong na tanong nito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sabi ni judge, di ba? Nakangiting sagot niya rito. Marahang bumaba ang mukha nito sa kanya. Napapikit siya. Naglapat ng mga labi nila sa isang mabilis at mabining halik. Napadilat lang siya na magpalakpakan ng mga tao sa paligid. Sakalang tuloy ang inireo ni Andreas ang sarili mula sa kanya. Lumapit sa kanyang ama niya habang si Andreas kausap ni Sandro. Are you happy, anak? Ngumiti siya. I am, papa. Ginagap nito ang kamay niya. Your husband is perfect. He's everything I could ever have wished for you. He will look after you sa magiging apo ko. I know he will. I am so happy for you. At atiti akong ganoon din ang mama mo, iha. Napangiti ulit siya. Excited na kami ni Shena sa paglabas ng baby niyo ni Utol, Kisses. Nakangiting sabi ni Sandro pagkatapos sa reception. Ngumiti siya. Halos silahin ko na nga rin ng araw para makita ko ng baby namin ni Andreas. Kapag baby boy yan, naku, isa na namang makulit na Sanford ang paparating. Natatawang sabi nito. Kapag nagsama sila na Jacob, tsak natatanda agad ang mga yaya nila. Nagkatawanan sila. Maligaya si Kisses dahil wala siya may pipintas ugali ng kanyang asawa. Mabait ito at maalalahanin. Tuwing gabi pagkagaling ito ng opisina, palagi ito may dalang pasalubong para sa kanya. Isang linggo na silang kasal pero hindi pa rin sila nagtatabi sa kama. Nang bumalik sa Maynila sa Cecilia pagkatapos ng kanilang kasal, bumalik na rin sa kanyang kwartong inuukupo niya. Pero pinagsisihan niya naging desisyon niyang iyon. Pinagalitan niya ang sarili. Bakit bang arte-arte ko? Kung noong estranghero pa si Andreas, binigay ko ang sarili ko sa kanya. Bakit ngayon mag-asawa na kami saka naman wala nangyayari sa aming dalawa? Hindi na lang niya masyadong pinansin iyon hanggang sa lumaki ng lumaki ang tiyan niya. Nang umagang yun, nalit siya ng gising dahil napuyat siya sa pagsakit ng tiyan niya nung nagdaang gabi. Hindi yan ang malayan ang pagtunog ng alarm clock kaya alas 7 na siyang nagising. Bumalik siya ng bangon at kasabay niyon ay ang pagbukas ng pinto. Binati siya ng matamis ng ngiti ni Andreas. Good morning! Her heart skipped a beat. Ang gwapo talaga ng asawa niya. Nakatayo lamang ito roon. Hawak ang tray na may masarap na almusal base sa amoy na pumupuno sa silid. Good morning! Ganting bati niya sa katuluyang lumapit dito. Nagluto ka? Yup, breakfast in bed, Kisses. Binabalit ang tray sa bedside table. Oh, ang sweet naman, sabi niya. Pasensya ka na ha, tinanghali ako ng gising. Hindi naman pwedeng ikaw na lang lagi naluluto para sa akin. Napangiti siya. Pero bakit para sa isa lang? Ikaw, kumain ka na ba? Okay na ako sa kape. Para sa'yo talaga to. No, share tayo, sabi niya. Come on, kain tayo. Mukhang masarap. Ginutom na agad ako. Okay yan, marami kang makain. Halika na, upakan na natin to. Pinagsaluhan nga nila ang ham, bacon at fried egg na niluto nito. Ginanahan siya sa pagkain kaya tagulang pa sa kanila iyon. Biten? Ani Andreas. Oo nga eh, ang sarap kasi. Natatawang sabi niya rito. Ang galing mo palang magluto eh. Daig mo pa ako? Prito lang yan. Nambola pa to. Natawa siya. Ngaya-maya pa'y nagpaalam nito at pumasok na sa opisina.
Pag-uwi nito kinagabihan, napansin niya na medyo nakainom ito. Nag-ayasa siya na mag-inuman kami sa apartment nila. Paliwanag nito, di na ako nakatangki dahil bihira lang mag-ayaan taong yun. Okay lang, tugon niya. Sandalit maging titimpla ako ng enfa mama ko. Ikaw, gusto mo ng kape? Sige, thanks. Habang abala sa pagtitimpla sa kusina, lumapit ito sa likuran niya. He slid his hands around her waist and pulled her gently against her rock hardness of his body. Napahinto siya sa ginagawa niya. Mabilis na nag-init ang kanyang katawan. Andreas created different and exciting feelings at hindi na tumutol si kisses nang hawakan siya nito sa mga balikat at parapin dito. He kissed her eyelids, the tip of her nose, the corners of her mouth, softly, so softly until she felt her insides begin to melt. Her head fell back as his mouth moved to her throat and neck, and fire ran like quicksilver through her veins. His kisses changed gradually from gentle pleasure to urgent need, and still she did not stop him. Ibinilong nito ang pangalan niya against her mouth, deep, emotional hunger in his voice. Andreas, I think. But there was no stopping him. She felt mindless with pleasure, pero kailangan niya itong patigilin sa ginagawa. It was imperative. Before she knew it, they would end up in bed and he would be using her body to gratify his own needs. At ayaw niya ng ganun. She wanted him to take her only in love. Andreas, please. Kisses, don't stop me now. Don't fight me. Bulong nito. Bahagyang tinulak niya ito palayo sa kanya. I'm not yet ready for anything like this. Huminga ito ng marahas. So you keep telling me and so you keep telling yourself, but it's not true. Your time for mourning for Carlo has come to an end, kisses. Asawa na kita yun and expect. Pero nangako ka sa akin, Andreas. Sinabi mo na handa ka maghintay. I know what I promised, pero hindi ko na-realize kung gaano ka para kahirap iyon. Paangil na sabi nito. Hell, kisses, you're my wife and I want you. And you want me to, so don't try to deny it. Nagsigalaw ang muscle sa mga panga nito. Napayoko siya at napailing. Ngunit walang katayang lumabas mula sa kanyang bibig. Inilayo na nito ng tuluyan ang sarili sa kanya. Naglagay ito ng malaking distansya sa pagitan nila. I do know your problems, kisses. Sabi nito na muli siya mag-angat ng mukha. It's Carlo. Pero naman, kisses, I refuse to have come him between us. Inirespeto kong pagmamahal mo sa kanya, pero bahagi na siya ng nakaraan mo. At ako, I am our present and your future at kailangan kita. Kailangan siya nito. That was in a nutshell. He needed her but he did not love her. Itinago niya ang lungkot sa kanyang tingin na muli siya magsalita. Matutulog na ako. Ani ang hindi na hinintay na tumugon ito. Patakbo na siyang lumabas ng kusina. Hindi siya nagtagal sa loob ng kanyang kwarto, bumukas ang pinto niyon at iniluwa si Andreas. May dala itong isang basong gatas. Inumin mo muna ito bago ka matulog. Formal na sabi nito. Tinanggap niya iyon. Salamat. Napatitig ito na matagal sa kanya bago nagsalita. I am sorry for what I did, kisses. Promise, hindi ko na uulitin ang ginawa ko kanina unless you're ready. Salamat. Nang makalabas na ito ng kwarto, saka siya napatulala. Nakaramdam siya ng guilt para sa asawa, pero binaliwala na lang niya iyon. Kinabukasan, isang masiglang Andreas na napasukan niya sa komedor. Morning, kisses. Bati nito. I'm cooking. Bacon? Yes, halika. Tulungan mo na ako maghain. Okay. Masiglang nag-almasal na sila na parabang wala nangyari rin na nagdaang gabi. Bumiyahe patungong Maynila si Andreas dahil kailangan nitong dumalo sa general meeting sa main branch ng SSM. Hindi maganda ang pakiramdam ni kisses pero hindi niya pinapahalata sa asawa dahil baka maisipan nito na wag nang ituloy ang biyahe. Total naman, uuwi na rin ito kinagabihan. Nirentahan itong chopper na pag-aari ng isang kakilala nito. Yun ang susundot maghahati dito sa Bacolod at sa Maynila. Lalong lumala ang pakiramdam niya na nagdang hapon. Nilalagdat na siya kaya may nabuti niyang humiga na lang sa kama. Matagal bago siya nakatulog. Sa muling pagdilat ng mga mata niya, ang una na bungaran niya ay ang nakangiting mukha ni Andreas. Hi, honey. Honey, ang sarap sa tenga. Kadarating mo lang? Yes, napakunuto ito. Okay ka lang ba? Di naman itong pisngin niya. Bahagya pa itong napaigtad ng halos mapaso sa init ng balat niya. Di naman rin ito ang kanyang noo. Ang taas ng lignat mo ha. Lalo niyang siniksik ang katawan sa malaking una na nasa tabi niya. Hinilanin niya na makapalakumot hanggang sa itaas ng kanyang leeg. Pagkatapos napapikit siya. Damn, dadaling kita sa doktor. Tumayo na ito. No, please, huwag kang umalis, Andreas. Halos mag-hysteria ang pigil niya rito. I won't, pero may lagnat ka. Dadalhin kita sa ospital. Umiling siya at napabigit.
Wag na. Lagnat lang naman to eh. I hate going to hospitals. Lalo sumasama ang pakiramdam ko. Just don't leave me here, please. Napabugay to ng hangin at saka muling umupo sa gilid ng kama. Okay, hindi ako aalis. Napangiti siya. Hug me, will you? Tumaliman naman agad ito. Humiga ito sa tabi niya at saka niyakap siya sa bewang. Giniginaw ako. Kumain ka na ba? Pasado alas 9 na. Hindi pa. Hindi naman ako nagugutom eh. Igagawa kita ng soup. Later, just hug me. It feels so good. Kinabig siya nito at kinulong sa matipunong dibdib nito. Hindi nagtagal, nakatulog na ulit siya kinamagahan na lang magising. Nag-iisa na lang siya sa kanyang kwarto. Ramdam pa rin niya ang pamamigat ng buong katawan niya. Mainit pa rin ang kanyang leeg at noo. Maya-maya, bumukas ang pinong ng kwarto at pumasok doon si Andreas. May dala itong breakfast tray. Ngunit umiti ito sa kanya at kinilig siya. Kailangan mo munang kumain bago uwi ng gamot para may laman ang tiyan mo. Sabi nito habang inilalapag ang tray. Tumango siya. Yes, Doc. Umupo ito sa gilid ng kama at nilagay ang isang malaking ulan sa tapat ng headboard. Sumandal ka muna dito para makakain ka ng maayos. Nangihina pa rin ang katawan niya nang bumangon at tumalima sa sinabi nito. Nakaalala ito sa kanya. Sinangag, daing nabangus na may sasawang kamatis at beef tapa ang pagkain nilagay nito sa plato niya. Dilagdagan pa nito ng dalawang piraso ng steamed hotdogs iyon. Okay na ba sa itong niluto ko? Ngilitian niya ito. Okay naman, para akong bibitayin. Umisi lamang ito. Bibitayin talaga kita kapag nagkasakit ka pa uli. Now open your mouth at susubuan kita. Tumalima naman siya. Tuwing sinusubuan siya ni Andreas, titig na titig ito sa mukha niya at matsagang hinihintay na maubos niya ang laman ng kanyang bibig bago ulit siya subuan. Pagkatapos siyang pakainin, pinainom siya nito ng tubig at biogesic para sa lagnat. Yan daw ang safe para sa buntis, sabi nito. Magpahinga ka na ulit, mahirap na. Kapag nilagnat ka pa ulit, hindi na pwedeng hindi ka tatakbo sa ospital. Tumango siya. Just yell kapag kailangan mo ko, okay? Tumango ulit siya. Patungo nito sa pinto, bitbit ang tray nang tawagin niya ito. Andreas, lumingon ito sa kanya. Yes? Thanks for taking care of me, for everything. Madramang sabi niya. Hormone siguro yan. Nakangising sabi nito. Pagbigyan mo na ako, bihira lang naman ako mag-emote. Ngumiti ito at binaligat siya. Sa kakilintala ng halik ang kanyang noo. Thank you rin. Anito sa kadire-diretsyong lumabas ng kwarto. Inasikaso siya nito buong maghapon. Hindi na nito pumasok sa pisina. Halos hindi rin ito lumalabas sa kanyang kwarto. Ito ang matyagang nagpupunas na basang bimpo na may alcohol sa katawan niya at inaalalayan siya kapag nagtutungo siya sa banyo. Kapag kakain na binabantayin pa rin siya nito at sinisigurong sapat ang kinain niya. Matigas pa rin ang ulo niya at ay magpadala sa ospital. Ang lahat ng mga iyon nagdudulot ng labis-labis na tuwa sa kanyang dibdib. Nang dulutan siya nito ng merienda noong alas 4 ng hapon, kinain ulit siya nito ng body temperature. Nasiyahan nito at sinabing wala na nga talaga siyang lagnat. Pasado alas 10 ng gabi nang pumasok ulit ito sa kanyang kwarto. May dalang isang basong warm milk. Tinanggap niya yun at agad ininom. Kamusta na ang pakiramdam mo? Tanong nito sa kanya nang mupo ito sa gilid ng kama. Ginitian niya ito. Okay na, parang di ako nagkasakit. Magaling ang doktor kung nurse ko. Gwapo pa. Gusto sana niyang idugtong. And you're the best patient. Pabiruling tugon nito. Sumamba ito sa kama. Kinabig siya nito at pinasandal sa matipunong dibdib nito. Close your eyes and sleep. Ihehele kita. Napahagikik siya bago sinunod ang utos nito. Magaan ang pakiramdam ni Kisses kinabukasan. Tamang-tamang dumalo sa kanilang kanyang ama. Kagagaling lang nito sa pangampan niya sa kabilang baryo. Kamusta naman ang buhay may asawa? Nakangiting talong nito. Okay naman pa, tugon niya. 1 week na lang at election na. Right, I think magkakaroon tayo ng advance victory party 2 days from now. Advance victory party? Yes, ang sabi ni Attorney Lacson, kakasunan ng korte si Mayor Santiago kasabay ng disqualification niya sa pagtakbo bilang mayor. Napapalakpak siya. That's good news pa. And next week another victory na naman dahil siyak na panalo na niyo. Yes anak. Hinintay pa nito ang pag-uwi ni Andreas. Nagsalusalo sila sa dinner sa mismong si Kisses na naghanda. Masaya siya dahil nakikita niya ang matinding kaligayahan sa mukha ng kanyang ama. Kung hindi lang magkahiwalay ang kwartong inuukupan nila ni Andreas, baka nga nahiling na niya sa kanyang ama na doon na ito matulog. Nang ihatid niya ito sa labas ng gate, parang ayaw pa rin niyang bumitaw sa pagkakakapit sa braso nito. She felt odd. O bakit? Natatawang tanong nito na makitang naiiyak siya. Namimiss ko kasi kayo pa.
Lalo itong tumawa. Lagi naman tayo nakikita, hindi ba? Oo nga, pero namimiss ko yung bonding nating dalawa. Yung tayong dalawa lang. Busy lang ako sa pangampanya. Don't worry, pagkatapos ng eleksyon, mag-out of town tayo na Andrews. Kung gusto mo, bumalik tayo sa Tita Charmaine mo sa Sydney. Yehey! Parang batang pumalakpak pa siya. Tuluyan na itong nagpaalam sa kanya. Ngunit wala pang kalahating oras na nakakaalis ito, nakatanggap na siya ng tawag mula kay Yaya Lourdes. Humagulhol ito kaya't binundol na matinding kaba ang dibdib niya. Yaya, bakit? Ang papa mo. Halos malaglag ang puso niya nang banggitin ito ang kanyang ama. Napalapit si Andrew sa kanya. Inebot niya ang cellphone niya rito. Ikaw nang kumuusap kay Yaya. Tinanggap ito iyon. Hello Yaya, ano nangyari? Pigil ni Kisses ang kanyang paghinga. Nang makita niyang nanlaki ang mga mata ng asawa, habang nakikinig sa kabilang linya, halos tumigil ng tuluyan sa pagtibok ang kanyang puso. Napanunok ito ng sunod-sunod bago na ibaba ang cellphone at napatitig sa kanya. Then he hugged her tightly. What happened? Anong sabi ni Yaya Lourdes? Matagal bago ito nakasagot. He is gone. Nanginig ang buong katawan niya. Gusto niyang sumigaw pero walang boses na lumalabas mula sa bibig niya. Tatlong araw na nakaburo lang ang ama ni Kesa sa bahay nila. Pero tulala pa rin siya. Hindi pa rin niya matanggap na wala ng kanyang ama. Kaya pala parang kakaibang pakiramdam niya sa kanyang ama noong gabing iyon. Yun pala yun ang huli nilang pagkikita. Na makauwi ito sa bahay nila, pinaputokan ng armas ang kotse nito. Ilang tama sa leeg at dibdib ang kinamatay nito. Nahuli rin agad ng mga otoridad na sasakyan ng mga suspect dahil ang mga sandaling iyon eksakto na nag-ronda ang mga barangay Tanon. Ang prime suspect walang iba kundi si Mayor Lucas Santiago mismo. Di umano, sakay ito mismo ng kotseng ginamit sa pananambang sa kanyang ama, kasamang tatlong bodyguards ito. That same night, nakulong si Mayor Santiago na sampahanan ng maraming kaso. Hindi humihiwalay sa tabi niya si Andrews. Palagi itong nakalalay sa kanya. Maging sina Cecilia, Sandro at Shen na nakadarating lang galing Maynila noong nakaraang araw ay hindi siya hinihiwalayan. Kesa mag-lunch na tayo, saluhan natin si na mommy. Umiling siya. Nasa tabi pa rin siya ng kabaong kanyang ama. Kesa makakasama sa baby natin ang ginagawa mo. Ilang araw ka nang di kumakain ng maayos. Puro tubig at biskuit lang nilalaman mo sa tiyan mo. Napakagat labi siya. Hindi ko manunok ang pagkain, Andrews. Ang sakit. Bakit nangyayari sa akin ng mga ganitong bagay? Galit ba ang Diyos sa akin? Niyakap siya nito na mahigpit. Don't say that, please. Darating na mga tiyahin mo mula Australia bukas. Sinabi ko na kay Sandra siya na lang sumundo sa kanila sa airport. Kesa kahit wala na si Papa, narinito pa naman ako. Sina Mommy, Sandra at Shena, pati yung mga tiyahin at pinsan mo. Lalong-lalo na ang baby natin. Napahagulhol na lamang siya. Isang linggong ibinuro lang ang ama ni Kisses bago ito inihatid sa huling hantungan. Walang tigil sa kaiyak si Kisses kahit na nung magsiuwi na sila mula Memorial Park. Nakaalalay pa rin si Andrew sa kanya. Doon pa rin sila natutulog sa kanilang bahay. Ang pamilya ni Andrew sa nagstay sa townhouse ito. Gaya ng mga nagdaang gabi, kasama pa rin niya ang asawa sa kwarto niya noong dalaga pa siya. Tumabi si Andrew sa kanya sa kama at niyakap siya. Matulog ka na. Bulong ito habang hinahaplos ang likod niya. I'm just here. Dala na rin siguro ng pagod sa nakalipas na mga araw, nakatulog agad siya. Yaka pa rin siya ng kanyang asawa. Madaling araw na magising siyang kakaiba ang pakiramdam niya. Parang basang-basa ang ibang bahagi ng kanyang katawan at hindi niya maigalaw ng maayos sa mga hita niya dahil sa matinding kirot sa pagitan ng mga iyon. Nang bumangon siya at makapa ang likido sa kanyang mga hita, napahumindig siya at mabilis na pumapanaog mula sa kama. Sinindihan niya ang lampshade. Nashock siya dahil nakita niya ang mapulo-pulong dugo sa kanyang mga hita, pati sa puting bedsheet. Diyos ko! Bulalas niya. Gusto niyang sumigaw pero hindi niya magawa. Andrews! Tawag niya sa asawang himbing na himbing sa pagkakatulog. Naramdaman na niya ang pangangalog ng kanyang mga tuhod at ang panghihina ng buong katawan niya pero nagawa pa rin niyang lapitan at yugyugin ito sa balikat. Andrews, gumising ka! Dumilat ito. Mabilis na napabalik ko sa ito na makitang nakatayo siya. Kisses? Bago pa siya nakasagot, tuloy na siya bumagsak sa sahig, pinanawa ng ulirat. Sa pagdilat ni Kisses, ang unang nabungaran niya ay ang nag-aalalang mukha ni Andrews. Thank God na tagkamali ka na. Alito sabay gagap ng mga kamay niya. Dinala nito ang mga iyon sa tapat ng mga labi nito at hinalikan. Kamusta ang pakiramdam mo? Naalala niya ang pagdurugo niya. Mabilis na binalik niya ang paningin dito. Ano nangyari? Dinugo ako at napatungo ito at sa muling pagkakatang mukha nito ay tila maiiyak ito. We lost our baby, honey.
sa narinig na pahagulhol siya. Niyakap siya nito na mahigpit. It's gonna be okay, Kisses. It's gonna be okay. Ang baby ko. Ang baby ko. Patuloy siya sa pag-iyak. Kapag kway may lumapit na nurse sa kanila. Excuse me, sir. Iche-check ko lang po yung muna si ma'am. Napilitang tumayo si Andreas. Doon lang ako sa labas, honey. Hindi siya tumugon. Dalawang araw na confined si Kisses sa ospital. Nang ilabas na siya ay kasama ni Andreas ang tita Charmaine niya. Ang isa pang tiyahin niya si Norla bumiyahe pabalik sa Australia na nagdaang gabi dahil may trabaho ito at ilang araw lang ang leave na nakuha nito. Magkatabi sila ng tita Charmaine niya sa passenger seat ng sasakyan. Hawak nito ang kamay niya. Cheer up, Kisses. Hindi lang siguro para sa inyo ni Andreas ang baby na yun. Bata ka pa. Masusundan pa yun ng maraming babies. Pero tita, bakit ganun? Nawala si Papa tapos nawala rin ang baby ko. Parang noon kina Mama at Carlo pakiramdam ko. Ganit ang Diyos sa akin. May plano siya, Kisses. Hindi natin dapat kwestiyonan ng mga ganyang bagay. Sinabi ko na kay Andreas na sabay ka na rin dumiretso. Doon muna kayo para hindi ka nalulungkot na mag-isa sa townhouse ninyo. Tsaka para makasama kita ng tatlo pang araw bago ako bumalik sa Australia. Na makarating sila sa bahay, nagkasarilan sila ni Andreas sa kwarto niya. Hindi na muna ako papasok sa opisina para lagi kami kasama rito. Gusto ko muna magpagaling ka ng tuluyan. Tumawag si Mami kanina. Nalungkot sa nangyari sa baby natin. She suggested na pumunta muna tayo sa Manila para magbakasyon, hoping na kahit papaano makalimot tayo sa nangyari. At least doon masaya dahil naroon si Sandro at Sena pati si Jacob. Yun nga rin ang gusto ko eh. Hindi tayo dapat pa kasigurong safe ng lahat dito sa Bacolod. Baka makaisip pa ulit na hindi maganda mga Santiago. Lalo pat nakulong na si Mayor. Baka... Umiling ito at pinilig ang ulo. No, I don't want to think about that. Basta ang gusto ko masigurong safe ka. Sa Maynila muna tayo. Pumayag siya. Kaya't sa araw ng pagluwas sa Maynila ng tita Charmaine niya, para tumulak patungo Sydney kasama na sila nito. Tatawag ako palagi sa'yo. Sabi ng tiyahin niya bago ito pumasok sa loob ng airport. Nang ihatid nila ito sa araw ng flight nito. Please, tita. Sabi niya. And promise me next month kayo ni Andreas ang papasyal sa Sydney. Sure yon, tita. Tagoan ni Andreas. Gusto ko kasi makarecover agad si Kisses sa nangyari. Huwag na huwag mong pababayaan ang pamangkin ko, Andreas. Opo, tita. Kahit pa paano naaaliw si Kisses at medyo nakakalimutan ang masaklap na sinapit ng ama at ng baby niya nang tumira sila sa bahay ni Andreas sa Alabang. Naging close pa sila lalo ni Mama Celia at ni Shena. Madalas nakakalaro din niya si Jacob sa maluwag na bakuna ng bahay. Paminsan-minsan lang pumupunta sa office ng SSM sa Makati si Andreas. Usually kapag may importante lang itong inaasikaso roon. Si Sandro nang abala sa pamamahala roon. Sa study nilang nagtatrabaho si Andreas at madalas, kausap ang mga tauhan nito sa SSM sa Bacolod. Isang bonded sila roon. Bukod sa trabaho, inasikaso rin ni Andreas ang mga dokumento nila para sa pagdalo sa tita Charmaine niya sa Australia. Isang araw may dumating na bisita sa mansyon na isang magandang babaeng nasa late 20s ang edad. Dahil wala nang hapong iyon si Andreas, si Mama Cecilia ang nag-entertain sa bisita na si Andreas daw ang sadya. Brittany, this is Kisses, ang asawa ni Andreas. Pakilala ni Mama Cecilia. Kisses si Brittany, panganay na kapatid ni Lorraine. Pilit ang ngiti ni Brittany. Hello, Kisses. Hi, Brittany. Saglit na nakipagkwentuhan siya rito. Isa pala itong flight attendant. Pero napansin niyang parang peking kasi yan sa mukha ni Brittany habang nakipagkwentuhan sa kanya. Nang dulutan nito ng katulong na merienda, nagpaalam na siya. Nagtungo siya sa bakunan at nakita niya roon ang magilang Shena at Jacob. Bakit nandito kayo sa labas? Tanong niya kay Shena. Umuwi ito. Hindi ko kaklose ang babaeng yun. Ha? Bakit? Ngumuso ito sa baybuga ng hangin bago napatitig sa kanya. Hindi maganda ang ugali ni Brittany, Kisses. Ayoko sana sabihin to sa'yo pero mas mabuti na rin na malaman nyo para hindi mo alam ang gagawin mo in case. Pero huwag mong sasabihin kay Andreas sa sinabi ko, okay? Tumango siya kahit kinakabahan. Sige, ano ba yun? Si Brittany kasi una naging girlfriend ni Andreas noon bago si Lorraine. Nung maging boyfriend na si Andreas at Lorraine, pilit na pinaghiwalay ni Brittany ang dalawa. Siniraan pa nga ng gagawin ng sariling kapatid para lang makuha ulit si Andreas eh. Pati nga si Sandro, hindi gustong ugali ng Brittany na yan. Kaya mula noon, di na rin ako nakipaglapit siyan. Nung nasa Bacolod si Andreas, hindi ko na rin nakipagkita sa babaeng yan. Nakapagtataka na ngayon nagpakita siya. Baka nabalitaan niyang narito ulit sa Maynila ang asawa mo. Kaya ingat ka, Kisses ha. Nabahala siya sa narinig. Magiging threat ba si Brittany sa pagkasama niya ni Andreas? Wag naman sana. Naidasal niya. Isang desisyon na nabuo sa isip niya.
Kailangan niyang ipaalam kay Andreas ang tuko sa damdamin niya para dito. Bahala na, nais sa loob niya. Baka kapag naipagtapat na niya nararamdaman sa kanyang asawa, makatulong iyon upang hindi na ito maakit pa sa ibang babae, lalo tigat sa isang magandang sosyalera na katulad ni Brittany. Mabilis na nag-shower si Kisses pagpasok na ni Andrew sa kwarto. Pinili niyang isuot ang kanyang sexy nightdress. Napasipol ito na makita siya paglabas ng banyo. Nakangiting lumapit siya rito at saka umupo sa tabi nito sa gilid ng kama. "I like that smile," sabi nito. "It's like..." Tinaasan niya ito ng isang kilay. "Like what?" Malambing na tanong niya. "It's like you're flirting with me." Tumawa siya ng mabini. "Right." Namilog ang mga mata nito. "Anong sinabi mo?" Sabi ko, "Right. Yes, I'm flirting with you." Nakakatawa. Asawa na kita, and yet naparunok ito at saka habol ang hininga nagsalita. Ibig sabihin niya na ready ka na makipag, you know, sa akin? Isang banayad ang ngiti at tinagod niya sa tanong nito. Mabilis na hindi na siya nito palapit sa katawan nito at agad hinalikan ang kanyang pisngi patungo sa kanyang tenga, patungo sa kanyang mga labi. Her heart beat quickened convulsively and the room whirled as her breathing became slow and tortured. She wanted him so much. Palagi niyang iniimagine ang mga sandaling iyon. Nanginginig ang mga kamay niya ng pumulupot ang mga iyon sa katawan nito. Saglit na napatigil ito sa ginagawa at saka inapuhap ang kanyang mga mata. Nang walang pagtutol sa mukha niya, he kissed her again. "God, you're so beautiful." Marahas na bulong nito. "So soft and warm and sweet." Napangiti siya habang yaka pa rin ito. Patuloy lang ito sa paghilig sa kanya. Searching out to his hands and his lips and his tongue, it's intimate, sweetly smelling curve. "God, Kisses," sambit ito. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong ito. Nang kumibabaw ito sa kanya, hindi nito hihiwalayan ang tingin ng kanyang mukha. And she felt a wonderful, magical upsurge of her senses as she welcomed him into her. Humupa ang init ng kanilang mga katawan. They laid quietly in each other's arms. May ngiti sa mga labi ni Kisses. It felt right now here beside him. This was where she belonged. This was where she wanted to stay forever. Sa palagay niya yun ang tamang pagkakataon para sabihin niya kay Andreas na mahal niya ito. Pero bago pa niya naibok ang bibig, naramdaman na niya na dinadama na isang kamay nito ang kanyang dibdib. Naparap siya rito at nasalubong niya ang ngiti sa gwapong mukha nito. "I want you again, Kisses," deklara nito sa medyo paos na tinig. Bago pa siya nakatugon, naidantay na nito ang isang hita sa kanyang katawan. This time, tumagal ang pagniniig nila. Kaya pagkatapos, mabilis sila nakatulog. For the first time since her parents and baby's death, Kisses felt into a deep sleep at nanaginip siya. Ang papa niya pati na si Carlo. Nakaupo sa balkon ay sa bahay nilang dalawa. Nagpalipat-lipat ang tingin niya sa mga ito. Larawan ng kaligayahan ng mukha ng mga ito. Umupo siya sa gitna ng dalawang lalaki at unang tinignan ng kanyang ama. "Bakit masaya ka yata ngayon, papa?" "Dahil hindi ka nagkamali sa lalaking pinakasalan mo. Andreas is a nice man, anak." Bago pa siya nakatugon, nagsalita na rin si Carlo. "Tama ang papa mo, Kisses. Happy ako na kahit wala na ako, nariyan si Andreas para sa'yo." Tumulo ng luha niya at saka napayakap dito. Then he kissed her. A tender kiss that was a goodbye and a thank you for all the happy years. Kisses woke up feeling more at peace with herself than she had in a long time. Nang dumilat siya ay nakita niya ang mukha ni Andreas, fully dressed, looking down at her. She smiled sleepily and held her hand pero inignoran nito iyon. "Bumangon ka na." Matabang ang tinig na sabi nito. Natigilan siya at napakunot noo, feeling some of the happiness drain out of her. "Is there something wrong? Why should there be?" Napalunok siya. "Hindi ko na ba na-please na nangyari last night?" Hindi ito tumugon. Tumalikod na lang ito at tinungo ang pinto. Natitigil lang napatitig na lamang siya sa pinto na labasan nito. Did he regret last night? Hindi ba ito na-satisfy sa kanya? Tinago niya ang lungkot sa dibdib niya sa harap ng pamilya ni Andreas. Naghintay siya sa pagdating ng kanyang asawa pero dumating ang oras ng hapunan. Hindi ito dumating. Hindi man lang ito tumawag sa kanya para sabihin gagabihin ito ng uwi. Nang dumating si Sandro mula opisina, gusto niyang talungin ang kanyang bayaw kung nagpaiwan sa opisina si Andreas. Pero hindi nagawa dahil magtatanong ang mga ito at mahihirapan pa siya magpaliwanag. Nang pumasok siya sa kwarto nila mag-asawa, pumesa siya sa bintana at mula roon tinunaw niya ang gate. Naghintay siya na mahigit isang oras pero wala pa rin siya nakita ni anino ng kotse nito. Naalala niya si Brittany. Kinabahan siya. Posible kaya nakipagkita si Andreas sa babaeng yun? Huwag naman sana. Nagising si Kisses na bumukas ang pinto ng kwarto. Bumangon agad siya at nilapitan si Andreas. Pero tinignan lang siya nito ng masama. "Kumain ka na ba? Maghahanda ako ng pagkain mo." "Tapos na." Matabang natugon nito. He looked tired.
lines of strain on his face that had not been there yesterday, and a blank expression in his eyes. Bad day ba? Anong problema, Andreas? It's no longer any of your business, kisses. Matalas ang tono nito. Tila humihiwa sa ugat niya ang parang kutsilyo. Dahilan upang mapangiwisi at mapaatras. Anong nagawa niya para tatuhin siya nito ng ganon? Noon lang niya naranasan iyon mula dito. Bumuntong hininga siya. I realize that, sabi na lang niya. Pero bilang asawa mo, interesado ko malaman ano man ang dahilan ng kinalalagyan mo at pinagkakaganyan mo ngayon. Gusto ko malaman kung ano nagawa ko that made you feel like this. Last night makes no difference to how I feel now. Putuloy ito sa nais pa niyang sabihin. Nasasaktan talaga siya ng sobra sa pinapakita nito sa kanya. Pero pinipigilan lang niya ang sarili para hindi siya mapaiyak sa harap nito. Hindi ka ba nasatisfy kagabi, Andreas? Tumawa itong mapakla. Sa tingin ko ako ang dapat magtanong ng ganyan sa iyo, kisses. Hindi ba kita nasatisfy last night? At kailangan mo pa isang Carlo para lang masiyahan ka, ha? Natigal-gal siya at lumalim ng todong pagkakakunot ng noo. Ano bang sinasabi mo dyan? As if you don't know. Galit na sabi nito. Itinatanggi mo bang naisip mong yuma ang boyfriend mo habang akong kaulayaw mo? That he mentally replaced me in your arms. Was it him all along you were thinking of habang nakikipagtali ka sa akin kagabi? What the hell do you think I felt when you lay in my arms afterwards and called out his name? Diyos ko, sambit niya, sabay tutok ng bibig. Now it made sense. Nananaginip lang ako kagabi, Andreas. Yun lang yun. Napanaginipan ko sina Papa at Carlo. Nasa balkon daw ng bahay. Sinabi ni Papa na happy sila dahil ikaw ang asawa ko. Si Carlo happy rin siya. If I mentioned his name, I was not aware of it. At yun nangyari sa atin kagabi, it was the most wonderful night of my life, Andreas. Yun ay dahil mahal kita. Napamang ito sabay hawak sa magkabilang balikat niya. What did you say? Sabihin mo nga ulit, kisses. Alin ba dun na ang nangyari? The last one. Ah, oo. Mahal kita, Andreas. Yun ba? Paglak na tumawa siya. I love you, silly. You love me? You honestly love me, is that what you're saying? Tumango siya. At si Carlo? Mananatili siya sa isang bahagi ng puso ko, Andreas. Pero ikaw mamahalin ko habang buhay. I love you so much, Andreas. Alam kong mahal na kita bago mo pa man ako niyaya magpakasal. Hindi ko lang masabi sa'yo dahil wala ka namang binabanggit sa akin na mahal mo ako. Kaya hindi rin ako pumayag doon na tumabi sa'yo dahil ang gusto ko sana sa kanan lang kapag sinabi mong mahal mo ako. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Yumuyugig ang magkabilang balikat ito na parang umiiyak ito. Pero bakit ito iiyak? Why should her confession have such a devastating effect? Andreas, hinawakan niya ito sa balikat at naramdaman niya ang bahagyang pagpitlag nito. And would have backed away if the next second he hadn't swung upright at mabalis siyang niyakap na sobrang higpit. This is the happiest day of my life. May emosyong pahayag nito. Oh, kisses, hindi mo alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Nanginig ang mga daliri niya nang hawakan ang mukha nito para pagtagpuin ang kanilang mga mata. Naniniwala ka na ngayon na mahal talaga kita? Masuyong tanong niya. Oo, naniniwala na. Nakangiting tugon nito. At dapat ko sigurong sabihin sa'yo na mas mahal kita kaysa dun sa anumang nadarama ko para kay Carlo. Bahala ka na kung paniniwalaan mo. Napasinghapit at muli siyang kinabig para yakapin na mahigpit. Let me love you, Andreas, sabi pa niya. Hindi na niya napigilan pa ang sarili. Tumulo na ang mga luha niya. Wala akong pakialam kung hindi mo ako mahal o kung hindi mo pa ako mahal. Wala akong pakialam kung hanggang ngayon mahal mo pa rin ang mayapang asawa mo. It doesn't matter. Mahal na kita bago tayo nagpakasal. Putuloy ito sa pagsalita niya. At natuwa ako dahil binanggit ni Mommy sa harap unto ko sa kasal. Pinilabas ko na lang na kunwari ginawa ko yun dahil sa kagustuhan ni Mommy. Pero may plano na talaga akong iyaan ka magpakasal bago mo man dumating si Mommy doon. Natutorpe lang ako dahil nag-worry ako na baka tanggihan mo ako. Baka hindi ko makayang sakit kapag nangyari yun. Halos hindi siya makapaniwala sa narinig. Mahal din siya ni Andreas. Napuno ng kaligayahan ang dibdib niya. God, mahal mo pala ako. Kung sinabi mo ba agad na mahal mo ko, nung iyain mo ako magpakasal, hindi na natin pinirapan pa mga sarili natin? Gosh, we're so silly. Napangiti ako. Ako yung tipo na hindi mahilig magsabi ng I love you. Para sa akin, action speaks louder than words. You have to remember that. Pagkasabi niyo, niyakap ulit siya nito na mahigpit. Niyakap din niya ito na mahigpit. Akala ko nakita na kayo ni Brittany. Pabulong na sabi niya. Inilayo nito ang sarili sa kanya. Brittany? At bakit mo naman naisip yun? I don't care about that girl. Kanina umaga tumawag siya sa office. Gusto niya makita kami pero sinupalpal ko siya. Wala na akong dahilan para magkita kami. Sinabi ko rin na huwag na siyang pupunta dito sa bahay.
Kahit pa siguro hindi tayo nagkaayos ngayon, hindi pa rin ako titingin sa ibang babae, Kisses. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Parang gusto kong himatayin. Biro niya. Yumuko ito and claimed her lips hungrily. Artificial resuscitation daw yon ayon dito. Pagkatapos makapagtong hiningang halik na iyon. At bago matapos ang taon, nagsilang si Kisses nang hindi lang isa, kundi tatlong malulusog na lalaking sanggol. Iba ka talaga, Sandfords. Sharpshooter ka pala. Pabinungwi ka ni Sandro at napuno ng tawanan ang kwarto ng ospital na kinaroroon na nila Kisses at ng triplets. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni na Andreas at Kisses. Hanggang sa muli, salamat po!